You're watching Alan Online TV. Now your host, Alan DeLeon. Good evening, everybody. This is Alan DeLeon, and welcome to Alan Online TV. It's another Saturday Night Live with our YouTube mastermind. This is a special, very special live streaming for tonight kasi may special guest tayo, syempre. None other than Mr. GELO AMISOLA, wherein ito yung expertise niya, yung tinatawag na YouTube analytics. So guys, mamaya papasok po si GELO AMISOLA mamayang 8 o'clock p.m. So maaga talaga ako nag-start so that at least pwede muna tayong mag-usap. So ano ba pag-uusapan natin? Pero bago yun, gusto ko muna i-check kung sino mga kasama ko ngayon. Okay? So mega shout out kayo. Oh, nandito na ang aking partner si Coach Reynold Bascos TV. Hello, good evening. Good evening. And nandito na rin si Roel Trend TV. Hello, thank you for tuning in. Then si Kuya JDL, mega love shout out Kuya JDL. Ano yan? Parang kamag-anak ko na rin yan si Kuya JDL. Nasa abroad po siya. And of course, si Lorica Samson Azul, sabi niya, hello po. Flash na nga natin para mas maganda makita. Yan. Yan. So guys, welcome po sa ating live streaming for tonight. So siguro ang aking itatanong sa inyo before we go into our main topic, which is YouTube analytics, which is yung YouTube channel reach. Ito siguro ang question ko. Sharing time muna tayo. Yan, sharing time. What are your wins this week? Yan, maganda malaman yan. Mega shout out kay Egbert Padilla. Sabi niya, good evening Coach Allen. Good evening Egbert Padilla. Kasama po namin yan sa ating online business sa Salveo World. Good evening, Egbert. So guys, what is our wins for this week? Well, actually ako na lang mag-umpisa siguro. This week, nakagawa ako ng, actually nakagawa ako ng tatlong videos, yung uploaded regular videos. Kaya lang nagpa-schedule ako ng vaccine. So ang naging effect sa akin on after the vaccine, medyo hindi naman ako nilagnat, so buti na lang. Pero very sore yung aking dito sa balikat ko. And medyo nanghina ako. Hindi ko natapos i-edit yung mga videos na ginawa ko. So anyway, next week na lang yon. So I still consider it a win because just imagine I was able to create 3 videos in just 1 week. Kaya lang hindi ko lang pa na-upload, okay? Because kulang pa siya sa edit. So I'm not satisfied with the editing kaya ayoko muna siyang ilabas. Pero at least that is something na hindi ko nagagawa, gumawa ng 3 videos in just 1 week. Medyo very, very difficult yun para sa akin with all the things na kabisihan natin. But anyway, that is one of my wins. And of course, ayun, na-schedule natin si Mr. GELO AMISOLA, which is someone na talaga makakatulong sa atin with regards to YouTube analytics. So mamaya, pag-uusapan po natin yan. So guys, ano ang mga wins nyo for this week? When I say wins, ito ano yung nagawa mo sa YouTube channel mo na na-consider mo na nag-advance yung iyong YouTube channel dahil ginawa mo ito or nag-improve ang YouTube channel mo dahil nagawa mo ito. Okay, mega love shout out kay Brian the Official. Sabi niya, good eve boss, I have asking to you how to get more views on YouTube channel. Thanks, it's me, Johnski TV. Hi, Brian, Johnski TV. So I guess yung Johnski TV ang YouTube channel mo, but your name is Brian the Official. Tama ba? Do I get it right, Brian? So siguro yung tanong mo, Brian, is very broad. There is no specific na formula
in getting more views sa YouTube. It's a combination yan, a combination ng mga different strategies in order to get more views on your YouTube channel. Mamaya, medyo papasadahan ko yan during our topic, ha? Brian, then mega love shout out kay Melay Chikadora. Wow, ang ganda na pangalan. Melay Chikadora. Yeah, mag-chikahan tayo mamaya. Melay. Anyway, binalikan ko lang si Brian. Sige, Brian, sagutin ko lang kahit mabilis lang. If you want to get more views sa YouTube, of course, you have to produce quality video content. When I say quality video content, talagang yung the message, the content itself, it's something that your viewers will benefit. Meaning to say, talagang magbe-benefit sila, may makukuha sila dun sa video content na ibibigay mo sa kanila. For example, if you're a cooking channel, nagluluto ka, then on a weekly basis, nagbibigay ka ng mga bagong recipe para sa viewers mo. So if I am someone na mahilig magluto at nakikita ko na every week you are producing video content ng mga different recipes na masasarap, then that's value for me. Nagbe-benefit ako doon kasi natututo ako magluto ng maraming mga different kinds of recipe. So that's one. Isa lang yun, ha? Isa lang yun, yung video content. Of course, you have to optimize yung video. When I say optimize, you have to research. Kailangan lagyan mo ng keywords. Then yung title mo should be attractive. And then, of course, yung thumbnail mo should be engaging and attractive to the eye so that when they look at, if they search a particular recipe at yung recipe na yun ay isa sa mga ginawa mong video content mo, then of course, makikita yon, masasearch yon, madidiscover yon. So kung maganda yung thumbnail mo, then yung video mo yung mapipili. So Brian, it's really a long process. It's not something na parang instant na ikaw ay magkakaroon ng maraming views. Pag nagkaroon ka ng YouTube channel, it's really long term. When I started my YouTube channel way back in 2016, ang purpose ko lang talaga sa YouTube channel ko is ginagamit ko lang siya for business, for my landing pages. So hindi ko talaga siya siniseryoso. But then again, when I realized that it's getting more views, it's getting more subscribers, then doon ako nagseryoso. Then naggawa ako ng mga quality video content. Now, hindi naman nangyari kaagad na dumami ang subscribers at views, but eventually, noong dumarami na yung mga na-upload kong video content, then doon na din na-discover ng mga viewers ko yung aking channel. And doon ako nagkaroon ng mga subscribers, regular viewers, and ayun, na-monetize na rin. So I think yung key dyan is you have to really continuous learning on how to improve and develop your YouTube channel. Kasi you will never know kung sino yung viewers mo until makapag-produce ka talaga ng mga quality videos. May mga ginawa ko or uploaded videos ako na hindi nag-work, tapos meron nag-work. Kung ano yung nag-work na mga videos sa YouTube channel ko, then doon ako nag-concentrate. Kasi kung ano yung nag-work, ibig sabihin yun yung gusto ng audience mo. So make sure mag-upload. Try to discover what your audience like about your content. And once makita mo yung views is nag-increase, nagkakaroon ka subscribers on that particular video, then ibig sabihin yun ang gusto nila. Kaya importante na manood ka dito sa ating topic kasi YouTube analytics, you will only know kung anong gusto ng mga viewers mo if you know how to read yung analytics mo. At maganda yung topic natin kasi yan yung i-share sa atin ni GELO AMISOLA. So mega love shout out kay Melay Chikador again. Sabi niya hello po. Then kay Rodel Trend TV, sabi niya hi po sir, hello. And then dumating na rin si Big Matt 08. Ayan. Hello Big Matt. Big Matt pala. Okay. So yun guys. So guys, what are your wins for this week? May mga wins ba kayo? What are your wins for this week? It's important, guys, na tinitingnan nyo kung ano yung mga ginagawa nyong strategies on a weekly basis. Kasi your channel will only improve if you're improving it. Diba? If you're not creating strategies for your channel, then yun ang problema. Then how will your channel improve? How will your channel develop into a
magandang channel, di ba? So, what are your wins? Ako na share ko na yung wins ko. If may mga wins kayo, let me know. Kasi pag alam mo na yung mga wins mo, ang next question dyan is, what is your goal next week? It should be a continuous process of developing yung iyong YouTube channel. Dapat may progress yan, di ba? At the end of the year, at least you can go back and look at your YouTube channel kung ano yung mga nag-work at hindi nag-work. Siyempre, yung nag-work, itutuloy mo yan. Yung hindi mag-work, then iwan mo na yon. Continue with what's working with your channel. Okay? Okay, so mega love shout out kay Ahoynon Vlog. Sabi niya, mega love shout out host, newbie here. Hello, Ahoynon Vlogs. Parang ngayon lang nga kita nakita ngayon. So anyway, thank you for tuning in. Thank you very much. Okay, so sabi ni Roel Trend TV, Dan Tamsa. Okay. Actually, meron akong dalawang kasama dito, si Coach Eric Melchor at saka si Coach Reynold. I think mamaya aakyat sila to join us sa ating discussion. Mamayang 8 o'clock pa aakyat ang ating guest for tonight. So guys, if you have any questions or if you would like to share yung inyong mga wins, mga plano nyo sa inyong YouTube channel, then go ahead so that it will benefit not only myself, kasi I'm also a learner dito kung ano yung mga nangyayari sa inyo na masasabi kong successful, then maganda nyo i-share so I can also learn from you guys. Okay? So sabi ni Egbert, ay, si Egbert pala. Ayun. Well said, Coach Allen, 100%. Yon. Tapos sabi naman ni Coach Reynold. Ah, si Coach Reynold nandito. Okay. Okay, siguro mamaya, ayun, nag-mega love shoutout si Coach Reynold kay Big Matt. Okay? Yan. Okay. So guys, yung ating topic is about YouTube channel reach. Okay? When we say YouTube channel reach, saan ba nanggagaling yung traffic ng YouTube channel mo? Meaning to say, saan nanggagaling yung viewers mo? You need to know that para at least malaman mo kung saan nanggagaling yung traffic or viewership mo. Para malaman mo rin kung ikaw ba ang nagpo-promote ba ni YouTube ang iyong YouTube channel or it's your sariling effort. Okay? Kasi kung sarili mong effort, syempre very limited 'yan. Pero pag nakita mo sa YouTube reach mo na si YouTube mismo nagpo-promote sa iyo, that's good. So I think si GELO mamaya tuturuan tayo ng mga strategies para magawa na si YouTube ang mag-promote. Siyempre, pag siya nag-promote, mas gusto natin yan kasi mas wide yung audience na pwedeng ibigay sa atin ng ating ng YouTube algorithm. Okay, so mega shout out lang kay sabi ni Brian the official, good evening. Ano, nasagot ko na pala to. Sorry guys, medyo umuulit ha. Umuulit. Okay, oops, pumasok na si Coach Reynold. Papasukin natin. Ayan, si Coach Reynold, isa sa mga YouTuber natin yan. Coach Reynold, parang walang audio ikaw. Wala ba? Mahina. Ayan, yan, meron na. Sorry. Bati ka naman, Coach Reynold. Ayun, good evening. Good evening na ako nasa Pilipinas kayo. Dito sa lugar namin, good morning. Yan, kaya ako nasa North America kayo. Yan, katulad ko. Yun. Good morning. Coach, maganda yung topic ngayon, yung about YouTube analytics. Actually, mahiya akong umakyat ngayon kasi wala akong alam talaga sa analytics. Kaya excited akong malaman yung mga YouTube analytics. Kasi alam ko, importante ito. No? Especially kung nagtaka sa YouTube, kailangan alam mo yung magbasa ng analytics. Kasi kung gawa ka lang ng gawa ng video, hindi mo naman alam kung ano nangyayari sa mga video mo, bakit walang views, walang mga engagement. Maaring meron kang makitang dahilan. Yung analytics, maaring yun makita mong paraan para
maayos mo yung ano mo, yung mga video mo. Kaya exciting tong matututunan natin ngayon kasi balita ko yung na-invite mong guest. Yan. Ang gagaling yung mga na-invite mong guest, coach. Balita ko yung na-invite mong guest is expert dito sa YouTube analytics. So yan, excited tayong matuto at makinig sa mga ano, sa mga i-share ni GELO. GELO ba or CELO? Yes. It's CELO. GELO Amisola. Ni Sir GELO. So yeah. Thank you, Coach Reynold. Thank you for thank you for taking time out para maka-join Coach Reynold. Ito si Sir Michael G. Nandito na. Mega, mega love shout out kay Sir Michael G. Sabi niya, magandang gabi po, Alan De Leon. My wins for this week is that I was reviewed by Manong B last night sa biglang LS niya. For the next week, my goal is to have another content related sa last video ko. Yun. Thank you very much, Sir Michael G. Mamaya, guys, siguro mag-uusap lang tayo with, kakausapin natin syempre ang ating resource speaker for tonight, si GELO Amisola. Siguro mga 40 minutes yon. And after which, of course, I would like to hear your feedback. I would like to know yung mga inputs ninyo. Baka meron rin kayong gustong i-share or baka meron din kayong gustong itanong personally on screen kay GELO Amisola. Then mamaya po ibababa ko po yung link so that you can join the focus group discussion natin. So again, guys, siguro mga 40 minutes lang we'll discuss about channel reach and then mamaya, bababa ko po yung link para makasama namin kayo at makapagbigay rin kayo ng inputs or if you have any questions, you can directly ask our resource person, si GELO Amisola. Okay? Alright, sabi ni Sidrex, andito si Sidrex TV, ako din nga ako sa info na yan. Ano yung nga? Nga. Baka ako din siguro, ako rin nga, gusto ko yung info na yan. Okay, Sidrex, very good, nandito ka na. And oh, naku, si Sir Michael G. Kaagad nagbigay ng blessing. Palakpakan po natin si Sir Michael G. Yan. Thank you very much, Sir Michael G. for sa super sticker. Alam niyo guys, yung mga nagsusuper sticker, nagsusuper chat, na-appreciate po namin yan because it helps the channel. Natutulungan po natin para mas ma-improve pa natin itong channel at para mas maibigay pa natin ng for free yung mga content at masustain po yung, syempre, yung ating operations dito sa ating live streaming. Okay? Again, Sir Michael G, thank you for being generous and for always naman si Sir Michael G is very supportive. Sir Michael G, kung okay ka pa mamaya, please, if you have time, please join us mamaya. Magbibababa ko yung link. We would love to have you here on screen. Mamaya-maya ng konti pag natapos na po ang ating discussion with GELO Amisola. Shout out to again, Big Matt. And yes. See? Kay Big Matt. Yan. Big Matt. Shout out kay Big Matt. Yeah. Big Matt. Hello, Big Matt. Yan. Okay, so, eto may tinanong si Ahoy noon. Sabi niya, done share to my GC host. Ganda pala dito. Maraming matutunan. Ay, thank you very much for sharing it. Ahoy non-vlogs. Ahoy non. Kung free ka rin mamaya at makita mo yung link sa chat mamaya, you can also join our discussion. You're very much welcome dito on screen para at least makasama ka namin. And sabi ni Roel Trend TV, ayun, nag-say hi siya. Sabi ni Sir Michael G, I can't wait for tonight's topic with Sir GELO. Yes, very excited po tayong lahat. Mm-hmm. Naku, Coach Reynold, eto may utang ako dito. Sandali, papakita ko sa'yo. Ayan, nandito na si Nikki Gamela. Yan si Nikki, sabi niya, maganda gabi mga host at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sigaw sa labas po sa inyo. Alam, ito, kwentuhan ko lang kayo guys. Kwentuhan ko lang kayo. Guys, itong si Nikki Gamela, nakakatuwa to eh. Nung una kong na-discover yung channel niya, magkasing subscribers lang kami. Yung kung ano yung number of subscribers ko, ganun din siya. Halimbawa, ako ay nasa 7,000 subscribers. Nagpang-abot kami, 7,000 subscribers. Tapos mga ilang panahon, pagkita ko na ako, nasa 34,000 subscribers na siya. Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Actually, I invited her to be one of our guests sa mga live streaming. Kaya lang medyo naging busy lang si
si Nikki, kaya siguro next time na lang. Saka I think may konting ano yung sa internet connection, medyo nagpa-fluctuate. So sabi niya next time na lang. So once na okay na si Miss Nikki Gamela, definitely invite din natin siya. So guys, if you have time, eto guys, if you have time, please visit niyo po si Nikki Gamela. Si Nikki Gamela po is ang ganda ng mga content niya. I'm a subscriber of her channel. And ang dami mong matututunan, most especially if you are a YouTuber na ang gamit mo ay cellphone. Okay? Cellphone. Ang galing niya pagdating sa cellphone. Kaya ako, Coach Reynold, kaya ako sinabi may utang ako dito. Kasi sabi ko sa kanya, promise ko sa kanya, pag nag 30,000 siya, bibigyan ko siya ng t-shirt. Eh, nag 34,000 siya. So, nalimutan ko na. Nikki Gamela, I'm sorry kung di ko pa napadala sa'yo. Nalimutan ko, sa sobrang busy lang ni Kuya Allen mo. Pasensya na. Pero sige, papadala ko yan next week. Okay? Kasi na-reach mo na yung 30,000 mo. Hindi pa siya 30,000 nun eh. So, biglang pagkita ko ngayon, 34,000 na lumampas na. So, guys, please, paki-check niyo po si Nikki Gamela. Ang ganda po ng kanyang content. Ang ganda ng mga binibigay niyang tips. Kaya, guys, make sure to visit Nikki Gamel. Type niyo lang po yung pangalan niya, makikita niyo po siya. Makikita niyo siya. Nag-iisa lang po yan, si Nikki Gamela. Yes, isa po yan sa mga fina-follow at idol ko yan. Idol ko yan. Lagi kong pinapanood ang content niyan kasi ang dami mong matutunan sa kanya. Guys, di ba napanood niyo, kung na-check niyo po yung video content ko, yung lumalaki yung ulo, yung big head effect, sa kanya ko po nakuha yung idea na yun. Kaya lang iba po yung ginawa kong process on how to create it. So, pero nagkaroon ako ng idea dahil sa kanya. Kaya, Miss Nikki Gamela, from time to time, nagka-copy-copy ako sa'yo ng topic. anyway, kaibigan po natin yan si Nikki Gamela. So, make sure to check her out. Okay, naku, 8 o'clock na pala. Nandito na yata yung guest speaker natin. Naku, pasensya na po. Guys, yung mga mega-mega love shout natin, mamaya ng konti lang muna, ha? Mamaya, tutuloy po natin yan, ha? Papasukin ko muna yung isa nating kasama, si Coach Eric Melchor. Coach Eric, buddy ka na muna dyan. Hey, Coach. Thank you. Coach Reynolds, Ayun. Coach Eric. Go ahead, Coach Eric. Ayan, magandang gabi sa inyo lahat. Ano ako ngayon? Studyantek ngayon. Okay ako, Coach? O nawawala ako? Okay naman ngayon, kaya lang parang mahina yung mic. Parang mahina lang yung mic. Ah, okay. Sige, Coach. Wala pa rin? Okay. Oh, mahina pa rin. Okay naman. Pwede na siya. Ayan. Thank you. Ayan. Sige. Actually, maganda yung ano natin ngayon, yung topic natin. Excited ako dun sa pag-uusapan yan. Kaya, estudyante rin ako. Pareho tayo. Estudyante rin yung analytics. Oh, yes. Analytics. Kasi ano yan eh, yan yung mag-determine kung ano yung mga next move na gagawin natin based dun sa sinasabi ng analytics. Kaya, exactly. Ganda to, exciting tong topic natin. Exciting. Yeah. Thank you, Coach Eric. So guys, alam ko, nakikita ko sa chat, marami po kayong nag-chat ngayon. Umpisan na po natin yung topic, then later on, balikan ko po kayo. Pasensya na po, pero mami, babalikan ko kayo. Sigurado. Yung ating pong resource speaker for tonight, it's someone na talagang ito yung expertise niya. Subscriber din niya po ako. At pag meron po siya mga uploads po na about YouTube analytics, talagang pinakikinggan naming tatlo yan at ina-apply namin sa aming YouTube channel. At malaki na rin po yung kanyang following because of sa mga content niya. So, guys, nakilala ko siya when we attended, kaming tatlo, we attended kay Manong Bluetooth. Lagi po siyang kasama ni Manong Bluetooth sa mga discussion at napakaganda ng kanya mga insights with regards to YouTube growth, YouTube content, YouTube analytics, specifically YouTube analytics. So sige, welcome po natin at papalakpakan ko siya dito sa V8 ko. None other than si GELO AMISOLA. Woohoo! Hello, magandang gabi sa... Hi GELO, bali ka naman GELO. Yeah, magandang gabi, Coach, and ganun din kay Sir Reynold and kay Sir Eric Melchor. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat ng viewers ni Sir Allen for tonight. For today's episode, guys, medyo masalimuot kasi ito yung madalas nag-i-stress sa ating lahat, yung analytics. Yung analytics kasi ang makakapagsabi if we are
doing right or wrong sa pagpapalaki ng ating channel. And then kapag minamanipulate mo itong analytics mo, hindi mo mag-grow yung channel mo ng tama. Right. Yeah. Right. So guys, nandito ngayon si GELO AMISOLA. So kung meron kayong questions regarding YouTube reach or yung tinatawag nating traffic source, ilagay nyo lang po. Babasahin ko po mamaya yan. Pero sa ngayon, let's proceed sa ating topic. Siguro ako may naisip akong itatanong kay GELO AMISOLA, pero hindi pa tutungkol sa topic. Mabilis lang. Kasi para at least makilala naman natin ng personal si GELO AMISOLA. Diba guys? Sa tatanong ko kay GELO AMISOLA, Sir GELO, bago ka naging YouTuber, ano ba ang ginagawa mo noon? Ayan, di ba? Pakilala na. Bago ako nag-join sa YouTube, sir, nasa politics ako. Naging ano ako sa bayan namin sa Mulanay, Quezon, councilor. And bago pa yon ay nag-work ako sa Great Image bilang a sales manager. Minamanage ko yung apat na malalaking studio ng Great Image, yung SM North EDSA, SM Mega Mall, SM Aura, at saka yung SM Mall of Asia. So, na-expose ako for photography for 7 years and nagkaroon din ako ng pagkakataon na makatrabaho yung mga celebrities like Raymond De Saac and Jason Magbanwa and also Tito Boy Abunda during my time sa Great Image. And nag-resign ako sa Great Image last 2017. Nag-put up ako ng sarili kong business, yung ang aking perfume line, yung Versions Fragrances. And noon, pagkatapos noon, nag-join na ako dun sa ano. And nag-join na ako sa YouTube. And bago ako na-monetize sa YouTube, mas naunang na-monetize yung aking Facebook page. Bago po ako na pumasok sa YouTube. Okay, thank you, Sir GELO AMISOLA. For the next question, guys, ano lang ha, Coach Eric at sa Coach Reynold, napansin ko kasi chinek ko yung aking internet, parang feeling ko naglalag ako. I don't know kung blurry ako. If blurry ako, sakali mang mawala ako, guys, alam niyo naman, may sumpong tong internet ko. Ituloy niyo lang, guys, ha, tatry kong pumasok ng pumasok, okay? So, guys, saluhin. Ganito kasi yung strategy namin, Sir GELO. Pag nawala ako, sasaluhin ako ni Coach Reynold at ni Coach Eric. Kaya importante nandiyan yung mga yan. Ilang beses na nangyari na wala ako. Mismong bumalik ako, tipong magtatapos na yata. Anyway, sige. So Sir GELO, siguro ang next question ko, personal muna, mamaya muna yung topic. So, bakit mo naisipan mag-YouTube? Anong nag-trigger at nagka-interest ka mag-YouTube? Yan ang magandang tanong. Alam mo, sir, I'm a people person. Ay gusto ko yung nakikipag-usap sa tao. Gusto ko yung nagsishare ako ng experiences ko. And yung natutunan ko sa photography, yung natutunan ko sa graphic design, sa pag-edit ng mga, anong tawag dito, graphics, gusto kong may-apply. And yung talent ko na to connect with people, to influence with people, na parang innate sa akin mula pagkabata ko pa lang. So parang madalas na ako humaharap sa tao. Sabi ko, itong YouTube at saka Facebook, naisip ko na pwede ako dito. Pwede ako dito dahil unang-una napatunayan ko nga sa Facebook ko na nakapag-build ako ng community. And I believe, guys, no, kapag pumasok ka sa social platform, kung gusto mong kumita dito or kung gusto mong lumaki yung channel mo or kung gusto mong magkaroon ng pangalan is to build yung community. So napaka-importante ng binibuild natin community. And aside from dun sa may kikitain sa YouTube, no, gusto ko rin gamitin itong platform na ito para i-share yung mga experiences ko. Like, mahilig ako mag-travel talaga. Itong channel ko was dedicated for travel sana.
kung mapapansin niyo, marami akong travel vlogs dito. But because of so many restrictions due to COVID-19, hindi ko na i-push through yung aking niche bilang isang travel vlog itong channel ko, kasi nga hindi ako mapag-travel, hindi kami makalabas ng bansa. And hanggang sa decide na lang ako na going YouTube education yung aking ituturo dito. So naisip, marami na yung nagtuturo ng YouTube education, and sabi ko kailangan kong mag-pick ng isang area na kung saan pwede kong ituro dun sa mga audience ko. And bilang trained sa business, pagka-graduate ko kasi ng college, sir, na 22 years old ako, naging junior manager ako sa isang supermarket sa Robinson's Retail, hindi hanggang 2017 yon. So na-expose ako dun sa mga companies na yan na napaka-importante ng analytics, napaka-importante ng data. So pag mga corporate kasi, hindi mo masasabi, kung haharap ka sa boss mo, hindi ka pwedeng humarap sa kanila nang wala kang data, no? So nasanay ako sa data analysis. So nasanay ako dun sa numbers, nasanay ako na mag-interpret ng numbers. Sabi ko, pinag-aralan ko yung analytics ng YouTube. Gustong-gusto ko yung analytics ng YouTube kung ikukumpara sa Facebook, kasi kompleto at mas madaling maintindihan yung pagkakagawa ng YouTube analytics. Kaya sabi ko, siguro pwede akong magturo ng analytics. So, nagising na lang ako, pinag-aaralan ko na siya. And ayun, so natutunan ko yung mga terms, pamamagitan din ng Google, and yung partner ko na isang Google certified na tinuturuan niya ako about SEO, tinuturo niya sa akin yung mga terminology about YouTube, about social media. Malaking tulong sa akin yun. So para ipagpatuloy yung education, YouTube education. So, and aside from that is, ang course ko, graduate ako ng BS Education, major in biological science, sir. Eh, sabi ko, siguro pwede kong i-apply yung mga natutunan ko about sa learning process, particularly yung cognitive development. Siyempre, yung mga techniques, kung paano magturo, kung paano mag-gumawa ng mga visual aids. Kung makikita niyo dun sa aking mga tutorial, guys, kompleto ako sa mga visual aids na pinapakita. Aside from B-rolls, makikita niyo talaga na detailed yung mga pinapakita ko. Kasi yan yung natutunan ko bilang isang teacher sa course ko. Sabi ko, pag pinagsama ko itong dalawa, pagiging data, pagiging analytical and pagiging educator, siguro sabi ko magma-match ito, and samahan pa ng dedication and yung connection dun sa viewers, napaka-importante no, para ma-feel nila na seryoso ka dun sa sinasabi mo. Thank you. Yes, tama yung sinabi ni GELO AMISOLA, lalo na pag nasa corporate world ka. Diba, halimbawa may project ang ginagawa. Pag pinakita mo sa boss mo, you cannot say, successful ang ating project. Siyempre, hindi pwedeng ganun. You have to justify it by numbers. So, dun pumapasok yung sinasabi ni Sir GELO na dapat alam natin yung data or analytics natin. Coach Eric and Coach Reynold, dito sa ating pag-uusapan for tonight, itong YouTube analytics, ano ba ang expectations ninyo? Ano ba ang mga gusto nyong malaman about YouTube analytics para mamaya sasagutin ni Sir GELO? Siguro, umpisan ko kay Coach Reynold. Coach Reynold, ano ba yung mga gusto mong malaman sa YouTube analytics? Yan. Actually, marami kong gusto malaman sa YouTube analytics, pero ano ba yung mga, may ginagamit ka bang Chrome extension katulad ng TubeBuddy sa kanang ano ba isa, BitIQ, para makatulong dun sa YouTube analytics, kasi parang combination yung
yung Chrome extension saka yung YouTube analytics. Parang yung Chrome extension, bago kapag gumawa ng video, i-research mo muna yung topic. Tapos, i-justify yun kung tama ba yung ginawa mo sa makikita mo sa YouTube analytics yun. So, ano ko lang kung may ginagamit ka pa bang Chrome extension. Yeah. Pag yung Chrome extension kasi, makikita mo dyan is yung mga public views, yung ilang counts ng video, ilan yung anong tawag dito, ilang videos yung na-upload niya sa isang buwan. Yung limited yung makikita mo pag sa paggamit mo ng mga Chrome extension kagaya ng TubeBuddy at saka ano pa ba yung isa na VidIQ. Yung VidIQ na madalas ginagamit. So yun, para i-analyze mo kapag mag-channel review ka ng isang channel, yun yung pinaka basic para malaman mo kung paano nagpe-perform yung channel and makikita mo kung ilan yung subscribers niya, ilan yung kanyang estimated revenue. So yung kasi very very basic yun eh, yung makikita natin doon. Ang sa analytics kasi, ang tinitingnan natin dito, doon kasi sa mga Chrome extension, ang makikita natin diyan kadalasan na yung four, ang tawag ko dito sa four metrics na to, ito yung pamatay ng pangarap na metrics. Yung views, kasi kapag naka-focus ka sa views, nakaka-stress ito eh. Oo, kasi ito yung madalas kamalian nung mga ano natin, mga content creator, naka-focus sila sa views. Hindi views, guys, ang sukatan ng success ng isang channel, lalo na kung ikaw ay nagsisimula pa lang, no? Pangalawa dun sa sinasabi ko ng pamatay ng pangarap kapag palagi mong binabantayan, subscribers. Bakit itong subscribers? Kasi yung iba, napipressure sila para lang makakuha sila ng subscribers. Gumagawa na sila ng mga fake engagement, kagaya ng sub-to-sub, VLS, at yung iba nga, humahantong pa sa pagbili ng subscribers. So another pamatay, no, ng pangarap. Pangatlo is revenue. Kapag palagi kang nakafocus doon sa revenue bilang isang content creator, magkakaroon ka ng frustration. Kasi kung lalo na kung nagsisimula ka pa lang, at kung ang pangunahing alam mong pagkakitaan ay galing sa ad revenue, so syempre napakaliit ng kinikita. Kasi ang kinikita natin ay depende doon sa CPM, sa cost per mil na makikita natin doon sa ating analytics, which is kung $10 per cost per million. So yun lang yung kikitain natin. So kung nakafocus ka dyan at yung videos mo ay hindi umaabot ng 100 yung views, or pinakamataas na yung 300 yung views, parang may mapuprostrate ka na parang ganun pala yung YouTube. Ang hirap pala, hindi pala siya ganun kadali. So yung iba nag-end up to frustration, kaya yung iba natutukso na sumali dun sa mga schemes na pwedeng i-inflate yung kanilang revenue, kagaya ng yung pag-inject ng mga third-party app dun sa kanilang YouTube channel para dumami yung ad impressions. Kapag dumami nga naman yung ad impressions, dadami yung kita nila. Okay, so yung iba naman sumasali dun sa mga group effort na kinagaya ng click-to-click, S2S, and yung pinakahuli, meron silang E2E and meron din P2P, no? Sabi ko, kasi ang focus nila, ang kilala lang nilang metrics dun sa channel nila, isa sa pinu-focus nila is yung revenue. Sabi ko, huwag ka muna mag-focus niyan, kasi pag yung apat na yan ang pinukosan mo, pamatay yan. So number four is watch time or watch hour, no? So yan yung pangunahing alam nating metrics. Lalo na doon sa mga nagsisimula, watch hour. Yung iba, para dahil napipressure sila makuha yung watch hour, nakikipag-watch to watch, kahit fake engagement ito, yung iba nag-i-end up na bumibili ng kanilang watch hour. So sabi ko sa kanila, pag tinatanong ko yung mga viewers ko, ano bang mga metrics sa YouTube channel ninyo ang madalas ninyong kilala, no?
So ang kadalasan nilang kasagutan, yung apat na yan, sabi ko sa kanila, yan yung pamatay ng pangarap natin kapag nakafocus ka. Sabi ko sa kanila, doon tayo mag-start sa simula. No? Doon tayo mag-start sa simula. Ngayon, dapat alam ninyo yung reach ng channel ninyo. Kasi ito yung makakapagsabi na kung yung channel ninyo are really performing. So, yun yung ano. So, for tonight, may mga metrics tayong madidiscuss dito, particularly yung traffic source. Napaka-importante kasi nitong traffic source kasi sabi ng Google AdSense, for us to be able na maiwasan natin yung invalid traffic, kailangan natin pag-aralan yung ating channel visitors. At makikita natin yan dun sa reach ng ating channel sa ating YouTube analytics. Thank you, Sir Jello. So guys, again, if you have any questions sa topic natin for tonight, you can use our chat. Ilagay niyo po dyan para mamaya itanong ko po mamaya kay Sir Jello. So sabi ni Sir Jello, importante daw yung channel reach. So siguro next question, bago ko i-allow si Coach Eric magtanong, total naman nandito na tayo sa pinaka base ng ating topic, YouTube channel reach. Siguro in layman's term, baka kasi may mga kasama tayong newbie sa YouTube, para lang mas ma-layout natin yung foundation. Sir Jello, in layman's term, ano ba ang YouTube channel reach o traffic source? Para mas klaro lang sa lahat kung ano ibig sabihin ito. Go ahead, Sir Jello. Yes. Pag sinabing YouTube channel reach, this is more on recommendation system. Kung paano nagtatrabaho yung ating algorithm, paano ka nire-recommend ng YouTube system mismo. No? Pangalawa doon is knowing your traffic source. Pag sinabing traffic source, ito yung pinanggalingan ng clicks ng video mo. Napaka-importante na alam natin kung sino yung nagki-click ng video natin, kung saan ang gagaling yung click nito. Dahil maraming, lately sir, na maraming nadidemonetize ang channel. Ang palagi kong tanong sa kanila, since April 1, siguro mga 100 content creator na yung lumalapit sa akin, no? Magpapatulong mag-appeal. Sabi ko, hindi ko kayo matutulungan sa appeal. Pero pakisend mo sa akin yung basic reach mo sa analytics at malalaman natin kung ano yung ginagawa mo dun sa channel mo. So, para maintindihan natin guys, no, yung sa, in general, pag sinabing reach ng channel natin, ito yung naaabot na nung channel natin. Ito yung saklaw, kabuuang saklaw ng ating channel. Ito yung kabuuang bilang kung ilan bang beses yung ating impressions. Pag sinabing impressions, yun yung ating thumbnail. Kung ilang beses ba yung thumbnail natin ni-recommend ni YouTube dun sa ating mga tina-target na viewers. So napaka-importante nito. Kasi kapag gusto mong palakihin yung channel mo, dapat alam mo muna kung ilan yung nararating. Bago ka maghanap ng views, this is very unfair na mag-expect ka ng views nang hindi mo alam yung nararating ng channel mo. Very unfair na mag-expect ka ng mataas na revenue kung hindi mo alam yung reach ng channel mo. Very unfair na mag-expect ka ng magandang watch hours kung hindi mo alam yung nararating ng channel mo. Very unfair na mag-expect ka ng maraming magsusubscribe sa'yo kung hindi mo naiintindihan yung reach ng channel mo. So dito nagsisimula lahat guys. Dito muna tayo magsisimula. Dito tayo magpo-focus. Ngayon, kapag nalaman na natin ito, matutulungan tayo nito na mag-strategize, no? Kung ano yung mga content na gagawin natin. At makakatulong ito, guys, para malaman natin kung sino ba talaga yung mga nanonood sa atin, no? Baka ikaw nagpapakahirap ka mag-English doon sa
sa YouTube mo kasi gusto mong ma-reach yung international market, for example, US, pero hindi ka naman nakakakuha ng views from the US. O di kaya, ini-expect mo, napapanoorin ka ng mga subscribers mo, pero ang nanonood ng videos mo ay mga not subscribe. O di kaya, anong tawag dito, gumagamit ka ng mga keywords dahil naniniwala ka na yung videos mo ay matutulungan yung searchability nito, pero hindi anong tawag dito, hindi nagti-take effect yung mga keywords na ginagamit mo kasi maybe yung traffic source na pinanggagalingan ng views mo ay hindi mo talaga natatarget, no? So ang itong analytics, guys, itong channel reach sa lahat ng mga nandito, kung kayo ay magsisimula ng inyong YouTube channel, and if you want to beat the algorithm, no, pag-aralan muna natin yung ating channel reach. Kung gusto niyo pag-aralan yung analytics ng inyong channel, dito tayo magsisimula. Coach Eric, if you would like to ask the question, sige, go ahead. Yan. Actually, marami pa akong gustong malaman. Okay ako, coach? Narinig ako? Opo. Clear. Alright. Yeah. Very few pa lang dun sa aking analytics yung available. Hindi lahat available for now. Maybe because hindi pa enough yung data na nag-gather ko. Pero ngayon, ang dilemma ko, of course, is kung ang mangyari kasi, of course, is kung wala ka rin namang mga uploaded video, walang makukuha ng data, so hindi mo ma-analyze basically kung ano yung mga dapat na improvements na gagawin mo. So ngayon, since wala pa ako ng mga data, sabi mo, reach. Pero yung reach kasi more on malalaman mo kung saan nakakarating or kung sino man ang nakaka-view ng mga videos mo. So pag nakita mo na yan, ano yung magiging action na gagawin mo to improve yung reach ng channel mo? Yes. Kasi sir, pag to improve kasi na sinasabi, very essential yung uploaded content. Very essential. Magkakaroon tayo ng malaking reach, magkakaroon tayo ng malaking impressions, depende dun sa quality ng uploaded content na ina-upload natin. So lahat ng ito, guys, ay nag-end up dun sa content natin. Kaya palagi kong sinasabi, guys, content is king, kasi wala kayong may interpret sa analytics natin kung wala tayong ina-upload na content doon sa ating channel. Mas mai-interpret ninyo ng mas tama at mas mai-strategize nyo yung pagpapalaki ng inyong channel kung nandyan yung content. And then kapag nag-upload ka ng content, dyan natin malalaman ngayon alin ba yung mga videos mo na talagang tinatangkilik, no, nung mga viewers mo, alin do sa mga videos mo yung mediocre lang, and alin do sa mga videos mo are not really performing well. So yung analytics kasi dinisign ito para i-interpret yung performance ng ating content, kaya napaka-importante ng content natin. Ngayon, sir, kung limited pa lang yung content mo, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang dito, no? So, meron ng reach yan. Meron ng impressions yan. The moment na mag-upload ka ng isang video sa YouTube at gumamit ka ng keywords, no? Yung keywords ng video mo ay topically related with dun sa videos ng ibang content creator, pwede kang magkaroon ng impressions na nanggagaling sa suggested. Or kung may nag-subscribe sa iyo, no? At once na nag-upload ka ng video, pwede kang makakuha ng views or pwede kang makakuha ng click impressions galing dun sa home mo. So ngayon, ang wala tayong pag-uusapan kapag hindi tayo nag-upload ng content, no?
So, kaya pumapasok yung analytics is para i-analyze natin yung performance ng ating content. Yeah. Okay, so thank you, Sir Jello. Mega, mega love. Shout out, syempre, kay Manong B. Ayun, sa Manong Bluetooth. Hello, Manong Bluetooth. Evening, Manong B. Ayan si Manong B. Hello. So, guys, ang sinasabi ni Coach Eric is kapag hindi pa ganun karami ang inyong upload. Na-upload, eh syempre, hindi magagawa ng YouTube algorithm ipakita, hindi magagawang ipakita sa inyo kung how it is performing that it lacks data. So, sinasabi ni Sir Jello, kinakailangan as a newbie or a new YouTuber, kinakailangan yan talaga maglagay ng mga video content so that 'di ba makita natin yung progress ng ating channel through the datas na nai-input with all of the videos na nai-upload. So guys, ako nung nag-start ako, wala talaga akong makitang data sa akin eh. Sobrang konti ng videos ko. The only way na na-appreciate ko na yung aking analytics nung nakakaano na ako, siguro nakakapag 20 to 30 video uploads na ako. Of course, depende yan, ha? Depende sa number of videos. Pero ako, sa experience ko, dun ko na-appreciate, oh, eto, nagkakaroon na pala ng ganito. Nakita ko may isang nag-viral, may isa hindi naman nag-viral, as in, napakababa ng click-through rate, napakababa ng views. May isa naman ako na ang taas. So dun ko nakikita, nung nakita ko yan, eh di nag-stick ako dun sa videos na matataas ang views, gumawa ako ng series dun. Pero yung mga videos na mababa, hinayaan ko lang muna kasi, di ba, Jello, Coach Eric at saka Coach Reynold, minsan yung videos na in-upload mo, minsan mapapansin mo, walang views, mahina. Pero eventually, over time, biglang dumami, parang gano'n. May gano'n akong pangyayari na may in-upload ako, aba, ang hina naman ito. Sana hindi ko na in-upload to. Pero siguro after mga ilang months, ang taas na niya, na-discover na rin sa wakas. Kaya siguro hindi siguro pwedeng i-judge ka agad. Hayaan muna natin yung videos, mag-marinate. Hayaan din natin si YouTube algorithm na makilala yung content natin. And then pag nakita niya, ipopromote na rin niya yan eventually. Parang ganun. Tama ba, Sir Jello? Yes. Tama ba? Oh, hayaan natin magtrabaho si YouTube para sa atin. No? Sa content natin, sa YouTube, ang trabaho natin dito, unang trabaho dito is mag-upload. Yun yung sinasabi niya eh, mag-upload tayo ng content para si algorithm, kung may nanood nito at may nanood ulit nito, may nag-comment dito, may nag-like dito, may nag-share dito, magkakaroon na ng idea si algorithm kung kanino to isasuggest, kung kanino to i-re-recommend, kung kaninong homepage ito ilalagay, kung kaninong suggested features ito ilalagay. Kasi may nagki-click, may nanonood, may watch time na nadadagdag sa video. So, nagkakaroon ngayon ng paggalaw yung ating YouTube channel. And doon pumapasok yung recommendation system ng YouTube. Pangalawa nating trabaho dito is, aside pang-upload ng content, meron tayong external traffic. So, ikaw na ang bahala mag-promote nun dun sa external. Si YouTube ang bahala dun sa within YouTube traffic source. Ano ba yung mga within YouTube traffic source na tinatawag? Yung channel pages, yung browse feature, yung YouTube search, and yung suggested videos. Yung apat na yan, ayun yung mga most popular within YouTube. Pag sinabing within YouTube traffic source, kinlik yung impressions with ang click through rate ay nanggaling sa homepage, nanggaling sa suggested, nanggaling sa YouTube search. So yung apat na yon, yung popular na within. So pinakamalaking pinanggagalingan ng views natin dapat ay nanggagaling dun sa within YouTube. Pag sinabing within YouTube traffic source, ito yung product ng ating YouTube recommendation. And then yung external naman, ito yung product ng kung paano natin pinopromote yung ating video. So, paano, by promoting yung ating video, pwede nating i-promote, i-embed yung videos natin doon sa isang
website na may popular mataas yung traffic, no? Mataas yung traffic na visitors traffic, no? So isang pamamaraan yan sa pagpo-promote sa external, sa pag-share ng ating mga videos doon sa Instagram niyo, sa Twitter niyo, sa Facebook niyo, sa Facebook Messenger o kung meron kayong WhatsApp. So kasi external yan. Pero itong external, guys, bihirang-bihira ito na mag-perform. Maliban na lang kung yung isang tutorial video mo, let's say for example, si Sir Reynold gumawa ng unboxing for a Samsung phone, tapos in-embed mismo nung Samsung yung sa website nila yung unboxing mo, so magkakaroon ka talaga ng mataas na malaking impressions, no? Malaking impressions click-through rate na manggagaling doon sa, ay hindi pala impressions click-through rate, maraming click links, no, na manggagaling doon sa external mo, no? So ano ba dapat, guys, ang ano natin? Kailangan ba nating sumali doon sa mga group na makikipag-watch to watch tayo, no? Makikipag premiere to premiere tayo para dumami yung views natin and dumami yung ating watch hour, no? Ano nito, kaya ko tinuturo din yung analytics para ipakita sa inyo na si YouTube mismo ay merong pamamaraan, no, na ginagawa para tulungan tayong mga content creator. Ang kailangan lang natin is unawain natin kung paano nagtatrabaho yung algorithm. Pag sinabing yung algorithm kasi ng YouTube, always follows the viewers. Always follows the viewing habit of the viewers. Kung alin yung dislike ng viewer, kung ano yung nilike ng viewer, kung saang video nag-comment yung viewer, kung alin yung videos na nagbigay ng mataas na engagement, like for example, watch time yung viewer, doon niya nire-recommend yung video, no? Ngayon, kapag nakikita ng ating algorithm na may imbalance, no, na nangyayari, kumbaga nagugulat siya na yung isang anong tawag dito, isang account ay piniplay yung video mo for 24 hours, no? So basically hindi nangyayari yan, no, na kiniklik, pinapanood mo yung video for 24 hours. So nagkakaroon ngayon ng fake engagement, no? Nagkakaroon ng fake engagement, tapos syempre pinag-aaralan ng algorithm yung galaw mo, yung behavior mo. So ngayon, kanino isasuggest nung algorithm yung video mo? Syempre dun sa nag-play sa'yo ng 24 hours. Yung ka-GC mo na nag-play sa'yo para makuha mo yung watch hour mo. So dun na pumapasok yung problema, no? Dun na pumapasok yung after mong ma-monetize, wala nang nanonood ng videos mo. Doon na pumapasok yung pag iniwanan mo yung GC mo, wala nang nanonood ng videos mo. Kasi nga, yung video mo ay doon lang nare-recommend kadalasan doon sa mga account na ginagamit para i-manipulate yung pag-play ng videos mo para dumami yung views mo. So doon tayo nagkakaroon ng problema. So kailangan maintindihan natin, guys, kung paano tumatakbo, no? Kung ano ba yung algorithm na tinatawag. Napakasimple lang ito, guys. Yung algorithm, pag nag-create ka ng bagong channel, walang alam yan, no? Walang alam, as in, is zero, no? Ang kailangan mo sa algorithm ay makapag-build ka ng reputation, no? Ano ba yung mga reputation na yun? Words matter, no? Kaya gumagamit tayo ng keywords. Kaya may SEO tayo na tinatawag kasi words matter sa algorithm. Number two is links matter, no? Yung mga links na ginagamit natin, nagmamatter yan sa algorithm. Number three, guys, is yung reputation. Reputation matters, no? Yung channel, kung yung channel mo ay nagiging spammy dahil ginagamit mo ito sa pakikipag-VLCS. Every time na may pupuntahan kang channel, kiniklik mo yung subscribe button. So ngayon, nagtataka yung algorithm mo na tuwing si Alan De Leon ay may channel na pupuntahan, sinusubscribe niya. So doon na nagkakaroon na parang nalilito na siya,
hindi na niya alam yung gagawin doon sa, di na niya alam kung kanino i-recommend yung channel mo, depende din sa behavior mo at depende din sa behavior ng nanonood sa'yo. No? So, kapag ang nanonood sa'yo ay ninja, nung ninja, may mga, nauso kasi yung ninja, ninja ang tawag eh, pero hindi dapat ninja ang tawag doon kasi pag sinabing ninja, anong tawag doon? Pag ninja kasi malalakas eh. So, parang ginagamit nila yung term na ninja. Hindi, ang ninja kasi pang frontline to palagi eh. So, yung iba sa atin sa community natin, yung ninja, ginagamit natin pang second liner, no? O di kaya option para gamitin kung na-play yung gano'n. So, kapag ginamit mo yung ninja, na-play mo yung video ni Oil TV, syempre, pasunod na mangyayari niyan, i-recommend na ng algorithm yung video mo kay doon sa ninja ni Oil TV. So may okay, yung ninja ni Oil TV ay isang yes, legit account naman talaga din, no, kung matatawag kasi ginagamit niya pang-play eh. Ginagamit niya. Kaya lang yung interaction nito, no? Ano ba yung ano nito? Kapag yung naka-log out na yung ninja at kapag isinuggest na ng YouTube ng algorithm yung video natin doon sa ninja at naka-log out na yung ninja, wala na. Ang taas ng impressions, parang ano yun to Sir Eric eh. Kapag bu-boost ka ng isang videos or isang post sa Facebook, makikita mo ang taas ng reach pero ang baba ng engagement. Kapag ganun na nangyari, ang sobrang lawak ng competition, no? Hindi mo na target yung tamang viewers or hindi mo na target yung geolocation. Pag yung geolocation na tina-target mo tama. Let's say for example, Metro Manila lang or 25 miles na malapit sa Metro Manila, dapat doon lang yung marireach, no? May mga pagkakataon na kapag nagkakamali tayo ng targeting, ang taas nung reach. So nagkakaroon tayo ng problema. Bakit ang baba na, lalo na kung video, ang baba nung views. O di kaya, kung nag-boost tayo ng isang link doon sa Facebook, ang taas nung reach pero ang baba nung click links, kakaunti yung pumapasok doon sa link na ating, anong tawag dito? Yung ating pinopromote. So ang ibig sabihin nito, yung video natin ay napopromote doon sa mga maling tao. Kapag tayo ay sumasali diyan sa sub for sub sa BLCS, no? Yung ating the moment na sinubscribe ako ni Eric Melchor, yung video ko kinabukasan or after niyan, pagtingin niya doon sa kanyang home feed, yung video ni GELO AMISOLA yung una niya makikita doon. Bakit? Doon sa home feed kasi ng channel natin, tandaan niyo guys, ito ang home feed, no? Pakita ko lang, share ko lang yung screen ko. Itong home feed, guys, sabi ni Rachel, na isang analytics expert sa, madalas yung mapapanood, guys, sa Creator Insider, ang pinakamalaking contribution ng views natin, watch time, at saka iba pang metrics, ay nanggagaling dito sa home. Bakit dito nanggagaling sa home? Kasi, kadalasan ng videos dito na makikita natin, ay video nung mga content creator na sinubscribe natin. No? So ngayon, kung sinubscribe ako ni Eric Melchor, tapos wala namang ka-interest si Eric Melchor dun sa pinag-upload kong content, sinubscribe niya ako because of sub to sub or sub for sub. At na-recommend yung impression. No? Ano ba yung tinatawag na impressions, guys? No? Itong mga thumbnail na nakikita niyo dito sa home, lahat ang tawag dito ay impression, no? The moment na lumabas ito sa home mo, counted as impression dun sa content creator. Kagaya nito, nakita ko yung thumbnail ni Cypro. Kinlik, sinuggest, ibig sabihin kaya nandito, nire-recommend sa akin ni algorithm si Cypro. Diba? So bakit nire-recommend ni algorithm sa akin si Cypro? Nag-i-stay kasi ako ng mahabang oras sa video ni Cypro every day. Nanonood ako na kanyang live streaming. So, merong engagement, no, na binibigay ako kay Cypro, kaya yun yung nire-recommend. Ang iniisip ng algorithm, paboritong-paborito niya si Cypro, kaya i-recommend ko pa yung video ni Cypro.
sa kanya para panoorin pa. So pangalawa guys, kung bakit nandito yung ano ni Manong Bluetooth, no? Nandito yung kanyang thumbnail sa home ay dahil naka-subscribe ako kay Manong Bluetooth. At ito yung napaka-dangerous thing, sir, mga sirs, mga viewers, na mangyayari sa channel natin kung hindi natin ititigil yung sub for sub. Guys, ngayon kayo guys, yung lahat na nandyan, si Irene Leak, si Sub G Live, i-rate ninyo yung inyong home. I-rate ninyo. Yung bang mga videos na nare-recommend ni YouTube dun sa home ninyo are really relevant dun sa tinatawag na viewing habit mo. No? Kasi kung ikaw ay nakipag-sub for sub, makikita mo, hindi magiging relevant yan. Mas maganda na i-clear watch history mo na yung ano mo, yung channel mo. Kasi ang lalabas talaga dyan lahat ay yung mga videos ng mga sinubscribe mo because of sub for sub. Because of yung mga paangat program or lapagan or anong tawag dito? VLCS na yan. So, magiging toxic yung recommendation ni YouTube sa'yo dun sa homepage mo. Huwag natin anuhin yung babaliwalain guys yung homepage kasi ang sabi ni Rachel na sa YouTube mismo nagsabi, ito yung pinakamalaki. Di ba Sir Reynold, no? Kapag nag-open ka ng iyong Facebook, ng iyong YouTube app, sa ang una mong makikita is yung home. Di ba? Yeah. Actually, yeah. Sir Gelo, habang nag-explain ka, tinignan ko yung home ko. Doon sa home ko kasi lately, for the past few days, naghahanap ako ng bagong camera. So ngayon, pagbukas ko doon sa home ko, ang daming ino-offer sa akin. Puro yes. Ang mga video, puro about Sony camera na pwedeng gamitin sa live. The reason why, sir, kung bakit sinasuggest sa'yo ni YouTube nung algorithm, napaka masunurin ni algorithm kasi. Ang viewing habit mo lately is maghanap ng camera, no? Yeah. So, yan ang katunayan ng algorithm ay sumusunod dun sa viewing habit natin. Sumusunod dun sa viewer, sa viewing habit ng viewer. Kaya sinasuggest sa'yo yung mga videos na yan, nakikita ng algorithm na nagko-contribute ka ng malaking watch hours, ng watch time dun sa mga content creator na unang pinanood mo. Pangalawa, topically related. Pag sinabing topically related, ang napakasipag ni algorithm guys eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong lituhin yung inyong algorithm. Itigil niyo yung sub for sub. Para si algorithm, tamang trabaho yung kanyang ginagawa para sa channel natin. The moment na nakipag-watch to watch kayo, no? Nakipag-sub for sub kayo, malilito na siya. So, ang ganda nung ano mo, ang ganda nung iyong home kasi sinasuggest na sa iyo yung topically related. Kaparehas na topic ng mga unang pinanood mong videos. Based dun sa watch history ng iyong video. So therefore, maganda yung product ng home mo. Maganda yung recommendation sa ni YouTube. So ngayon, paano kung ang lumalabas dun sa ating home, guys, ay yung mga channel na sinubscribe natin dahil sa watch to watch, dahil sa sub for sub. Ang toxic, di ba mga sirs? Ang toxic. Mm-mm. Yes, Sir Gelo, totoo yun. Ay, sorry. Go ahead, Coach Reynold, go ahead. Ay, yun. Follow up lang yun. Nakapokus talaga kung ano yung camera talagang hinahanap ko. Yun yung mga... Tapos napansin ko, Sir Gelo, napansin ko, may mga ino-open ako na sinuggest doon ni YouTube. Kokonti ang subscriber pero ang daming views. Siguro dahil nga doon sa na-recommend sila doon. Ang ganda niya sinabi mong yan, sir. Ang ganda na sinabi ko niya, mong yan. Di ba sabi ko kanina, kapag ang metric na binabantayan mo ay views, pamatay ito ng pangarap. Kasi kung wala kang ginagawa at hindi ka nag-upload at antay ka lang ng antay ng views, guys, tandaanin nyo, ang YouTube ay keyword driven. No? Kaya nga may SEO eh. Yung iba talagang gumagastos ng malaki para dun, magbayad dun sa mga SEO expert. Para mag-rank yung videos natin dun sa search o di kaya dun sa recommendation. So, kapag hindi tayo nag-upload, so
malabong mag-rank yung ating videos. And pangalawa, kung palaging views yung binabantayan mo, no, at hindi ka nag-upload ng content, hindi ka makakakuha talaga ng views. Mamamatay yung pangarap mo na maging isang matagumpay na content creator kasi nakafocus ka lang dun sa ano na yon, sa parte na yon or dun sa metric na yon ng channel mo. Mm-hmm. Yeah, thank you. Yes, Sir Jello, ako just yesterday yung pinanood ko yung nag-viral na babaeng nanakit sa traffic enforcer. So yun ang pinanood ko. After ko panoorin yun, ayun na, yung sa homepage ko, puro yun na yung lumitaw. So ang galing talaga ni YouTube algorithm. Nirecommend na niya lahat ng mga channel na may ganung topic, ganung video. ang galing kasi, ito yung mga, ano, sir, payo ko lang doon, siguro kayo, sumasali din kayo doon sa mga Facebook group page ng mga BLCS. Wala tayong choice, minsan sumali kasi target market natin yun eh. Ako sumasali ako doon, sir, kasi gusto kong baka target ng subscribers doon para eventually may convert natin doon sa pagiging tamang landas, no? So nakikita natin yung iba doon na parang nagmamakaawang i-subscribe, yung iba nakikipag-away na dahil ina-unsub daw, no? Yung iba napuprustrate na kasi aabutin na sila ng 365 days, hindi pa nila nare-reach yung kanilang 4,000 watts per hour. Parang katapusan na ng mundo sa kanila. Sabi ko, sana itong mga tao na to ay nakakapunta man lang doon sa mga live streaming namin na maipapaliwanag sa kanila na paano nagtatrabaho si YouTube algorithm. No? Kung paano sinasuggest ni YouTube yung video natin. Kapag hindi nagtrabaho Sir Allen yung algorithm natin, si YouTube yung mamamatay bilang isang platform. Ay, sa dami ng kompetensya ngayon ng YouTube, nandiyan yung mga streaming apps, no? So ang i-update niya yung kanyang algorithm para maging relevant ito dun sa mga content creators niya. So i-analyze natin 'yan, guys, no? Kung si YouTube ay hindi i-recommend yung videos natin, anong mangyayari sa kanya? Babagsak yung kanyang ano, yung kanyang traffic ni YouTube. Kung konti yung pupunta, mapupunta yan sa TikTok. Ay, lalo na ngayon, parang medyo threatened si YouTube kay TikTok. Kasi si TikTok may mga tutorial videos na rin, no? Ay, paano na kapag si TikTok, binago na rin niya yung, ano niya, yung kanyang ginaya na rin niya halos sa YouTube. So, ang kagandahan nito, guys, no? Tayo yung nakikinabang dito, no? Tayo nakikinabang dito. Ang gawin lang natin is unawain natin kung paano siya nagtatrabaho. No? Kung paano nagtatrabaho ito para tulungan tayo. No? Dapat, guys, ang views natin ay nanggagaling dito. So punta tayo dun sa ano, no, sa reach ng channel natin, sir, no. Share ko yung screen ko. Okay. Okay lang, sir. Yan. Okay. At dito na tayo sa reach, no? Sino sa inyo, guys, ang nakakakilala dito sa mga terminologies na to? Kung ikaw ay bagong pasok lang sa YouTube, no? Hindi mo kilala talaga to mga to. Kasi, anong tawag dito? Mga technical tong terminologies. Yung YouTube search. Kahit nandun na yung ano na YouTube search, hindi mo alam kung paano nangyayari, no? Paano ka nakakakuha ng traffic from YouTube search? Itong browse feature, paano ba to? Paano ba to nangyayari, no? Suggested videos, saan ba nanggagaling ito? Channel pages, saan ba nanggagaling ito? So from the word traffic, guys, no? Ito yung pinagagalingan ng viewers natin. Dito nanggagaling yung tinatawag nating unique viewers, no? So sino sa inyo ang nakakaalam kung ano yung unique viewers? Pag sinabing unique viewers, ito yung total, ito yung dami ng account na pumasok dun sa channel mo, no? Kapag nanood ako ng dalawang video ni Sir Allen, dun sa first video niya, counted ako as unique viewer, at nanood ako ng video ni Sir Allen, another video, dun sa next video niya, counted pa rin ako as unique viewer. Or kung nanood lang ako ng isang video, isang beses lang ako makakount as unique viewer. So, guys,
ilang unique viewers ba yun sa channel ninyo na pumapasok, no? And itong impressions. Itong impressions po ay ito'y ka-counterpart sa YouTube sa Facebook Insights ng reach, no? Okay, so ang nakakalungkot dito, pag mataas yung impressions at mababa yung click-through rate, no? Ang impressions kasi, ito guys, ipapaliwanag ko sa inyo yung impressions, no? The moment na makakita ka ng thumbnail sa homepage mo, ang tawag dito impressions. Kapag ang video ay, ayan, dapat at least 50% daw sir eh, ng thumbnail lang makita, no? So counted siya as impression, sabi ni YouTube. So lahat ito impression. Si Manong Bluetooth, mayroon siyang isang impression sa akin. Na-recommend siya sa akin. So paano, so paano kung sobrang dami ng impression, no? Na, hindi din maganda, guys, no? Maganda kapag mataas ang impressions. Bakit? Kasi dito mo nakikita na kung ilang beses yung thumbnail mo ay sinuggest ni YouTube dun sa mga impressions, no? Dun sa suggested, no? Yung videos na makikita mo dito, lahat impressions. Yung video na makikita mo dito sa up next, ito, yung suggested video, lahat ng thumbnail dito, sir, ang tawag dito impressions, no? So counted yan as impressions. Si Manong Bluetooth, another impression. So impression yan. Yung videos na kung halimbawa pumunta ako sa playlist ni Tol Jepoy, no? Ayan. Yung lahat ng pag kinlik ko yung isang playlist niya at nakita ko yung mga thumbnails doon sa playlist na yan, ayan, pinakita sa akin. Ito counted as impression. Counted as impression. Kapag pumunta naman ako doon sa homepage ng channel ni Tol Jepoy, nagustuhan ko yung kanyang video, so ini-stock ko na siya ngayon, no? Kasi gusto ko pang manood ng isa pang video niya. Kinlik ko yung kanyang video doon sa home ko, tapos nagustuhan ko yung unang video, pumunta ako. Itong tawag naman dito, guys, ay channel page. So itong channel page, guys, doon sa ating traffic source, nandito yan, channel pages, no? Sa channel pages, dito pumapasok yan. So pag nag-click ako ng videos niya dito, lahat ng click na nanggagaling dito ay pumapasok doon sa traffic na tinatawag natin na channel page. Kasi doon sa channel page niya tayo nag-click ng thumbnail. So ang tawag doon ay impressions. Now, saan pa ba nakakount ang impressions? Doon sa subscription. Sa subscription, sir. Ayan. So, di ba doon sa home natin, meron tayong subscription na tinatawag. So, lahat ng vid, ng thumbnail na makikita mo dito sa subscription, kung ang gamit mo ay computer, lahat ito counted as impressions doon sa mga content creator na merong thumbnail dito. So, kaya tayo merong count ng impressions dito, no? Kaya sabi ko sa inyo, dapat dito tayo nagsisimula. Dapat dito tayo nagbabase ng progress ng ating channel, no? Hindi dun sa dami ng views agad, no? Kasi dito ito yung lahat na yan, guys, ay product ng impressions. Dito lahat nagsisimula. So, saan pa ba nabibilang ang impressions? Dun sa trending, no? Kapag pumunta ka doon sa mga trending, nag-click ka ng mga videos yan, depende doon sa category, kung music, gaming, news, lahat ng thumbnail na makikita mo dyan ay counted as impression. Kasi bakit impression? Kasi recommendation yun eh. So, ang tawag dito impression. Ano pa ba? Sa YouTube search, no? Halimbawa, nag-search ako ng isang topic, how to cook binuguan. How to cook binuguan, no? Binuguan. So, lahat ng videos dito na, lahat ng thumbnail na nakikita ko dito sa ranking, ang tawag dito ay impressions. Yeah. Lahat ng thumbnail na yan, impressions. So, ang tanong ko sa inyo, guys, how many impressions? Alam ko si Sir Allen, mataas ang impressions dito. Mataas kasi yung mga views ng kanyang videos, guys. So, pag taas ng impressions, ibig sabihin nito, pag taas ng click-through rate. Pagdami ng click-through rate pala, no? Hindi kasi hindi mo pwedeng sabihin pagtaas eh, pagdami. Kasi pag tumataas yung impression, may time na bumababa yung click-through rate. Bumababa yung click-through rate. So, ilang percentage ng click-through rate kayo? So,
ang trabaho ni algorithm ay ipakita muna yung impression, no? Ipakita muna yung impression. Ngayon, ang kasunod, click-through rate. Paano ka makakapag-inganyo ng click-through rate? Thumbnail. No? Mm-hmm. Thumbnail. Kung yung thumbnail mo ay hindi mahitsurahan, no? Yung Visayas, Mindanao, magkakahiwalay na, no? Hindi mo alam kung alin yung north o south, no? Yung paggamit mo ng yung typography, no? Yung tinatawag na professional typography, ang gulo. Lahat na yata ng font sinubukan mong gamitin para sa ano mo, sa thumbnail mo. O di kaya yung iba, lahat parang nagsulat na ng paragraph dun sa kanilang thumbnail. O di kaya yung iba, ang photos na ginagamit, sobrang taas ng amount ng shadow na naging dahilan para mawalan ng detalye yung picture, yung image. Kasi malaking bagay ang images, eh. Sinasabi ni Sir Allen, yung picture niya na inspired by Chinkitan, guys, no? Malaking bagay yung nakikita niyang images, no? Sino ba yung ano, yung mga may mga content creator, guys, na hindi sila naglalagay ng text sa thumbnail. Ang makikita mo lang doon sa thumbnail nila, puro reaction ng mukha. So images 'yon, picture, no? Meron namang mga cooking channel, guys, na ang galing nila sa photography. Ang galing nila sa photography. Hindi na nila nilalagyan ng text kung nagluto sila ng humba, doon pa lang sa picture, alam ng humba, eh. At tapos katakam-takam na yung picture. So, ang challenge for us, para magkakuha tayo ng mataas na click-through rate, guys, ay kailangan natin nung maayos na thumbnail. Meron kasing mga content creator, yung title nila pang thumbnail. At yung nakalagay sa thumbnail, pang title. Doon maraming mga kamalian ako nakikita, guys. Doon ako maraming. Pangalawa, guys, paano dadami ang click-through rate sa suggested, no? Sa suggested video, paano madadagdagan ang ating click-through rate? Sino ba yung video na pwede kong i-play dito? Video mo na lang, Sir, ano, Sir Allen, kasi baka ma-ano pa tayo, eh. Si ano yata, si Sidrex TV, ino-offer niya yung channel niya raw. Sa nilagay niya sa comment section. Ah, sige. Ayan, so, suggestion, guys, no? Tapos na tayo sa impression. Alam nyo na, sa reach natin nagsisimula sa impression. So, pagkatapos ng impression, anong susunod nating babantayan? Click-through rate. ICTR. Or yung tinatawag natin na impressions click-through rate. So, pinaliwanag ko na sa inyo kung paano makakuha ng mataas na ICTR. Yung una is, nire-recommend natin yung thumbnail. Pero iwasan nyo yung paggamit, guys, ng clickbaity thumbnail. Huwag kayong gagamit ng picture ni Ivana Alawi dun sa thumbnail ninyo kung hindi naman makikita sa video si Ivana Alawi. So, ang mangyayari naman yan, guys, pagtaas ng click-through rate, babagsak naman yung watch time mo. Kasi the moment na nakita nila na wala naman pala si Ivana Alawi dun sa video mo kasi clickbaity siya, iiwanan yan. No, baka 15 seconds pa lang, iwanan na agad nung nag-click nung video mo kasi nga wala si Ivana Alawi. So, hindi maganda yan. And kapag nag-clickbait ka, paglabag yan sa community guidelines, pwede ka magkaroon ng community guidelines strike diyan. Kasi ang clickbaiting, guys, ay pagsira dun, ayaw na ayaw ni YouTube na yung sinisira yung algorithm, no? Kasi napaka-importante sa kanila na buo yung ano ng algorithm nila, kasi nga importante sa kanila yung recommendation, eh. Importante sa kanila yung magandang feedback nung yung YouTube recommendation nila is really working and helping dun sa platform. So ayaw nila yan. So pwede kang magka-problema diyan kung nagki-clickbait. Kasi iwasan yung clickbaiting, no? So ngayon, isa pa sa paraan para makakuha tayo ng views ay dun sa tinatawag natin na anong tawag dito? Suggested, no? Makakuha ng impressions click-through rate or ICPR, no? Eto, guys, dun sa title, no? Sa title ng video, isang malaking factor para makakuha tayo ng impressions click-through rate
dun sa title ng video. Bakit? Bukod sa thumbnail. Dapat dun sa first 50 character ninyo, buo yung thought, no? Buo yung statement. Kasi dito sa YouTube, sa suggested video, ang sabi nila nung mga expert, no, ang unang nakikita dito ay yung first 50 character. Yung space kasama sa character, guys, ha. Pag nag-space ka, counted siya as character. So dapat yung first 50 character mo, pwede ka mag-title ng mahaba, no? Pero dapat yung first 30 character mo ay nababasa ng viewers. Or buo yung thoughts nung phrase, nung sentence na sinabi mo dun sa title. Kagaya nitong kay Sir Allen, no? YouTube channel reach analytics. So understood natin na ang topic doon ay YouTube channel reach analytics. Medyo ano lang dito, ang malawak lang yung competition dito, Sir Allen, no? So para maging specific, gagawin daw nating mas specific, no? Parang about YouTube channel reach. Yes. So pag nakita ng viewers yan, about YouTube channel reach, ito na yung kiklik ko. O di kaya, sino pa ba dito? Kwentuhan at tanungan about, sino yung may magandang title dito? Ayan, YouTube Tax Tutorial Step by Step 2021. Buo, dun sa first 50 character, buo yung ano, yung kanyang, anong tawag dito? Buo yung statement, no? Dito, check nyo guys ngayon yung inyong suggested videos, no? Kapag mababa yung traffic search ninyo ng gagaling sa suggested videos, no? Check ninyo yung metadata. Check nyo yung title. Kagaya nito kay Sir Allen, how to make a YouTube channel art. Doon sa first 50 character, buo. Ikiklik ko yung video. Ikiklik ko agad yung video kasi alam ko yung kailangan ko sa video na to, eh. Kailangan kong matuto ng paggawa ng channel art. So clickable siya doon sa suggested video. So makakount siya ngayon doon sa impressions click-through rate. Magkakaroon ka ng impressions click-through rate kasi tinulungan ka ng title mo nung metadata, no? Para maging searchable yung video mo. At kagaya nitong kay Jube Style, how to add tax information in Google. Medyo may problema yung title niya, guys, no? Kasi hindi specific. Dapat how to add US tax form para mas specific. Kasi maraming tax sa Google, no? May tax sa Google kung ikaw ay content creator na taga US, 'di ba? Iba yung tax na sinusunod nila kung ikaw ay taga US. So sobrang wide yung ano, yung competition. Pag sinabing competition, yung malawak yung topic. So ang kailangan nating palaging gagawin is inanaro yung topic. Ito kagaya nito, update AdSense, you don't lose money. So malinaw, no? Ikiklik mo siya na kung yun, kung ganun yung problema mo. Pangalawa, ito, how to download and install virtual DJ. Dun sa first 50, kanino ba video ito? Allen Del Leon. How to download and install. So, yung first 50 character ninyo, dapat yun ang sumasagot sa problema. No? Kung ang problema ko ay, kung may problema ako about virtual DJ, at naghahanap ako ng mga videos about virtual DJ, at sinuggest sa akin ni YouTube yung video ni Allen De Leon, ang uunahin kong i-click, guys, ay yung malinaw ang pagkakasabi ng statement doon sa first 50 character ng title. Ito yung kadalasan nakikita ko, Sir Reynolds, Sir Eric, and Sir Allen, doon sa mga content creators natin. Basta na lang sila makapaglagay ng title. Ang gulo-gulo ng title. Maganda nga yung ano dito, oh, yung mga title dito ngayon sinasuggest. Kasi minsan may mga nakikita ako mga title na ano na talaga problematic, no? Yung kanila mga title. So how to narrow the competition, no? Kagaya nito, gumamit siya ng number
5. Ano? Kasi kung hindi siya gumamit ng ang title niya ay 5 green screen mistakes for the beginners, no? 5 greens kung ang title lang kung inalis niya yung 5 at ang nilagay niya lang sa title ay green screen mistakes beginners make. Pwedeng magdalawang isip pa yung viewer na mag-click ng video mo kasi hindi specific yung title, no? Hindi specific yung title. Dahil nilagyan niya ng 5 green, naging nag-narrow yung competition. Naging specific yung kanyang title. So 5 green screen mistakes for the beginners. So okay yung title niya. So ngayon, kapag nag-check naman kayo ng inyong traffic source at yung inyong suggested videos ay mababa, no? Check niyo yung metadata, thumbnail, and yung inyong title. Kasi sa searchability, ang hierarchy ng title at thumbnail, palaging nasa unahan yung dalawa na yan, guys. Yung thumbnail and title. Yung description kasi secondary yan eh. Yung description kasi nagsusupport ito dun sa kadalasa nagiging effective yung keyword natin sa description kapag ang viewer ay naghahanap ng topic sa YouTube search. Kaya wag niyo din babaliwalain yung sinusulat ninyo mga keywords dun sa inyong description. So, napaka-importante niyan. So, ang tanong ko sa inyo guys, pang ilan ang suggested videos dun sa inyong traffic source at ilang ICTR kayo, no? Ilang ICTR. Ito pinagtatalo-talunan guys kung ano daw ba yung ideal na click-through rate ng video, no? As long as pag continuous kasi tayo nag-upload, hindi mo masasabi kung ano yung ideal. Pero sabi ng ibang expert, pag ang click-through rate mo daw ay nasa 2 to 4%, no? Ideal 'yan. Depende pa rin sa dami ng views at depende pa rin sa kung gaano kakadalas mag-upload ng content. Kaya hindi natin masabi, no? Hindi natin masabi. Kasi depende rin sa dami ng impressions, so may mga pagkakataon na clickbaity yung video, yung thumbnail, yung title ay clickbaity din. Syempre dadami yung click-through rate mo, tataas yung percentage ng click-through rate mo kasi maraming nagki-click. Etong click kasi hindi pinag-uusapan dito kung gaano katagal nag-stay eh. The moment na nag-click yan at napunta dun sa link ng video mo, no, napunta dun sa video mo, counted yan bilang impressions click-through rate. So, delikado lang guys, kung yung title ninyo ay misleading, yung inyong thumbnail, dun sa text dun sa inyong thumbnail ay misleading. So, delikado, no? So, anong impressions click-through rate din ninyo, no? So, okay. So, sagot. Kayo naman yung tatanungin ko guys. Thank you. Sir Jello, no? Napansin ko dun sa, pinapanood ko yung sinasabi mo kanina. Ngayon, parang follow-up ko, paano tayo mapupunta dun sa gilid? Yung katulad ng example, tapos karamihan din nung nasa gilid, video din ni Sir Allen. Pero may mga ibang suggested video dun. Ano ba yung mga pwedeng makatulong dun para... Yes. Lumabas siya. Kasi tinitingnan ko yun sa akin, yun, naitanong mo yung ano yung suggested video, napakababa nun sa akin, kaya nakakayang sabihin. Actually, it's 6.2. Ibig sabihin, 6.2 lang yata ako nasasuggest after nung may manood ng ibang video. Sir, hindi ka namin yung usgahan kung mababa yan o hindi, no? Ang ano din dito is kapag katapos mo itong warining at pagkatapos mong makuha yung tips, ano yung gagawin natin to address it? To address yung para... Kasi sabi ni Rachel, kung napapanood nyo sa Creator Insider, yung magandang ano doon, si Rachel, napaka-importante nitong suggested videos kasi product ito ng YouTube recommendation. Kasi sabi niya. So, sa tanong mo, sir, na ano, no, paano mapunta doon sa gilid? No? Paano mapunta sa gilid? Yung mga videos na napupunta dyan ay yung mga topically related. Kagaya nung nag-search ka about dun sa camera, no?
pag nagpananood ka ng video ng about sa camera, may video dyan na magpa-pop up sa up next. Kung ang video mong pinanood ay galing sa tutorial ni Alan De Leon, pwedeng sumunod dyan yung kasunod na video ni Alan De Leon hanggang 4, 5, 6, hanggang 20 na video ni Alan De Leon ang masuggest niya sa'yo. Bakit? Lalo na kung yung video na yun ni Alan De Leon ay topically related. Lalo na kung yung video na yun ni Alan De Leon ay nakaseries. Nakaseries. Kasi pag series, pare-parehas ng topic yan. So, once na na-suggest yan, sir, kung dun sa series playlist ni Alan De Leon ay may 10 video, yung 10 video na yon ay sunod-sunod na isasuggest sa'yo ni YouTube kasi topically related yung 10 na yon. Kaya, isa pang paraan para dumami ang views na sinasuggest dahil nag-update ng algorithm nga si YouTube, guys, ay yung pag-create ng series, ng mga series video. Kasi kapag nag-create ka ng series video, tataas yung iyong suggested videos. At isa pa, sir, no? Para tumaas din yung suggested videos natin is yung pag-create nung specific na topic dun sa channel natin. Or yung main theme. Ano ba yung main theme? Yung niche. Kapag yung channel mo ay paiba-iba yung topic, lumalawak yung competition, kung kani-kanino masasuggest yan, ngayon, ang problema, suggested, no? May maaring may video dyan na nanood ako ng isang video ni Sir Reynold at iba-iba yung topic niya dun sa video. Dun sa suggested ko, pwedeng isang video lang yung lumabas. Kasi, yung ibang video niya, hindi na isasuggest sa akin ni YouTube. Bakit? Iba na yung topic ng video mo eh. Kaya hindi na niya sinasuggest sa akin. So, napaka-importante nung malaman ninyo, guys, na yung mga videos na lumalabas dun sa suggested videos ay yung mga videos na topically related. Pangalawa, sir, yung mga videos na lumalabas dyan ay yung result ng ating watch history. No? Watch history. Kung nanonood ka in the past ng videos about automotive, dyan sa suggested videos, may magpa-pop up dyan na video na kung nanood ka ng video ngayon na automotive, may magpa-pop up dyan na video na galing sa ibang content creator na hindi ka nakasubscribe na ang topic din niya ay about automotive. Tapos, isasuggest na yun sa'yo, no? Kasi parehas na automotive. Isa pa dyan, sir, is yung aling video yung madalas ka nag-i-engage. Kung kay Grace and Stone na video, madalas ka nagko-comment doon, nagla-like, no? Asahan mo doon sa suggested videos mo kung nanood ka ng video about OFW dahil madalas ka nagko-comment kay Grace and Stone doon sa video niya na related din about OFW, doon sa suggested videos mo, magpa-pop up doon sa up next yung video ni Grace and Stones. Ngayon, guys, alam niyo samantalahin na natin yung pagkakataon na magamit yung feature ng suggested. Ang sinasuggest dito ni YouTube, guys, is yung paggawa ng series, no? Paggawa ng series. Kasi kung makikita niyo po doon sa dito sa tube body, hanggang 20, no? Hanggang 20. Na video ang pwedeng ma-suggest sa iyo from sa isang nanggaling lang sa isang content creator hanggang 20. So kung yung videos mo ay series yung topic, no? Or yung videos mo halos kagaya nung ginagamit ni Manong Bluetooth na keyword, isang keyword ginagamit niya din namin sa yung YouTube Tagalog YouTube tips, no? Ngayon, kapag nag-click ka ng video ng halimbawa ni Manong Bluetooth na ang keyword na ginamit niya ay Tagalog YouTube tips, lahat ng video ni Manong Bluetooth na ginamitan, maaaring guys ha, na ginamitan niya ng keyword na
Tagalog YouTube tips ay masuggest sa'yo kung 20 yon hanggang 20 pwedeng masuggest sa'yo yon yung video na yon. Kasi dun sa kung gumagamit kayo ng tube body guys, makikita ninyo hanggang 20, no? Ang pwedeng masuggest galing sa isang content creator. Kaya kung nanood ka ng video ni Alan De Leon, maaaring sa susunod na video mo ay nandun ulit si Alan De Leon. No? Nandun ulit si Alan De Leon. Kasi anong topic ito ni Alan De Leon? YouTube tax. How to submit tax info in Google. Ano yung video na kasunod ni Alan De Leon na sinasuggest? No? Understanding analytics, may analytics ba nabanggit dito si ano? Kasi same content creator eh. Kaya nandito pa rin siya, no? And bakit itong Alan, si Rod TV ay napunta doon sa suggested ni Alan De Leon? Bakit? Sagutin niyo ako, guys. Bakit si Rod TV ay nandoon sa suggested ni Alan De Leon? Ano sa tingin niyo? Similar content. Yes. Si Rod, punta tayo kay Rod TV, no? Si Alan De Leon ay may topic na tax info. Ang kanyang topic, ang kanyang keyword. Ang keyword ni Rod TV ay YouTube tax din, guys. Kaya sinasuggest. So topically related, no? Saan nagbe-base si algorithm ng topic, no? Kasi hindi naman napapanood ni algorithm yung video. Hindi naririnig ni algorithm yung videos natin. Sa totoo lang, guys. Hindi naririnig ni algorithm 'yan. Naririnig lang ng YouTube yung video natin kapag nag manual report tayo, nag-request tayo ng human review sa video halimbawa ni SAPG Live. Saka pa lang 'yan naririnig. Saan siya nagbe-base yung algorithm? 'Di ba kanina nabanggit ko words matter? Words matter? No? Words matter? Ito, ipapakita ko sa inyo why words matter. Ang keyword ni Sir Allen, how to submit tax info. Tax info is the keyword. Tax info din yung keyword ni Rod TV. Wonderful. Hindi mo kailangang makisuyo dun sa mga ka-GC mo na mag-play ng videos mo. Do? Hindi mo kailangan sumali sa mga group na nakikipag-watch to watch para tumaas yung views mo. Hindi mo kailangan yan, guys, kasi yung video mo masasuggest. Yung kung ginagaya ninyo madalas yung metadata ni Rod TV, guys, dun sa mga trending videos ni Rod TV, pwede kang bumuntot dito sa suggested videos. So, di bakit ka nakikipag-ano pa ngayon? Nakikipag-watch to watch pa. No? Ang galing, diba, ng algorithm ng YouTube. Words matter. Kaya nga may SEO. Kaya, search engine optimization. No? YouTube search optimization o YSO. No? So, napaka-importante ng words kasi hindi naririnig ng algorithm yung videos natin. Parang ano yan eh. Si algorithm ay isang truck, no? Para tumakbo itong truck na to at mag-deliver, isang delivery truck si algorithm, para mag-deliver siya, ay kailangan mong i-load dito ng words para tumakbo at mag-deliver. Ngayon, kung ang inyong title description ay ginagaya ninyo si Kong TV, feeling ninyo kasi sikat nyo na si Kong TV, guys. Si Kong TV lang ang pwedeng gumawa ng single-worded na title, no? Na kahit hindi siya mag-keyword. Kasi si Kong TV yan. Si Kong TV. Kaya nga yung ibang mga companies, guys, nagkakandara pa. Alam nyo, guys, ang isa sa pinakamataas na sahod ngayon sa yung SEO experts. Ang laki binabayad sa mga SEO expert. Bakit? Hindi nagma-magic yung mga yan, pero ang core ngayon ng business is online, digital. So pag ang business mo ay hindi ka nag-shift or hindi ka sumunod doon sa trend ng digital at hindi ka nagpe-pay attention diyan sa SEO, hindi babagsak yung ranking mo kasi
Di ba lahat tayo, pag si Grayson Stone may hinahanap sa na isang bagay, saan tayo pumupunta? Google search. Pumupunta tayo sa Bing. O may Yahoo pa ba na search engine? Meron pa ba? Doon tayo pumupunta doon sa mga search engine, no? O doon sa YouTube tayo mismo pupupunta. Kaya napaka-importante nung words, no? Para sa suggested videos, para mag-rank ka doon sa suggested videos kasi ang mga video na sinasuggest dito are topically related. Topically related. So, kung mag-upload si Miss Julie ng kanyang tutorial video about tax info, at nakita niya, pumunta muna siya doon sa, ano muna si Miss Julie, mag-type ka muna ng keyword na tax info, sige, be specific, US tax info, no? US tax info, okay. Oy, Alan De Leon! Siya yung number one sa ranking, ha? Number one sa ranking, Alan De Leon, ha? Okay. US tax info. So, bakit number one sa ranking si Alan De Leon? No? Bakit number one si Alan De Leon kesa kay Victoria Ahade? Si Rod TV ay 47,000 ang views. Pero sa ranking ay number one si Alan De Leon. Ang number one basihan ni YouTube dito, guys, is watch time, ha? Watch time. Kahit mababa ang views ni Alan De Leon, siya yung nasa number one ranking. Bakit? Mataas yung watch time ng video ni Alan De Leon. Mataas ang views ni Rod TV, pero pangatlo lang siya sa ranking dahil hindi mas mataas yung performance. Ang sinusukat dito, guys, is yung average view duration, no? So, doon nagkakatalo. Mataas yung average view duration ni Alan De Leon, kahit 25,000 siya ay nandun sa ranking. Ito ang tanong. Ang video ko ay 300 views lang, no? Ang video ko ay 300 views lang. At maganda ang maganda ang kanyang audience retention. Yung video ko ba ay masasuggest? Magra-rank ba to sa YouTube search? No? 300 lang yung views ng video ko. Tapos, maganda yung watch time nito. Maganda yung audience retention. Let's say for example, 60% yung kanyang audience retention. No? 60%. So, pwede bang mag-rank yung video niya sa number one kahit 300 views lang? Yes! Guys, kasi maganda yung performance. Yung ranking dito, guys, yung ang unang pinapakita sa atin ni YouTube is yung most relevant. O kasi, di ba, pakita ko sa inyo, most relevant. Yung most relevant na yan, ang pinapakita niya, yung may pinakamagandang performance ng average view duration. No? So, yung iba kasi parang nawawalan na ng gana na hindi naman ako mag-ranking dyan sa YouTube search kasi mababa yung views ng video ko. Guys, hindi views ang basihan, ha. Nakita nyo si Rod TV, nasa pangatlo lang siya dun sa ranking, no? So, number one sa relevance, number one si Alan De Leon, kahit mas mataas yung subscribers ni Rod TV. So, ang ano nito, guys, is kahit yung video mo ay bagong upload lang, ano, pwedeng mag-rank siya dun sa YouTube search, lalo na kung maganda yung average view duration nito kahit kakaunti pa yung views niya. So, anong sikreto, guys? No? Anong sikreto dito? Keywords. Para mag-ano tayo sa YouTube search. Keywords, no? So, ngayon, kung mag-upload ako ng tutorial, kung si Miss Julie ay mag-upload ng tutorial video about US tax info, na guys, hanggang May 31 na lang, ha, tandaan nyo yan, kukopyahin ko yung metadata ni yung keyword na ginamit ni Alan De Leon. Kukopyahin ko. So pag kinopya ko yan, dalawang pwedeng mangyari sa video ko. Kung mataas yung watch time ng video ko, kung maganda yung video ko, dalawa ang pwedeng mangyari. Yung video ko ay pwedeng ma-recommend
sa next ng video ni Alan De Leon, kasi parehas kami ng topic, parehas yung keywords na ginamit namin, no? Kung maganda ang watch time niyan, pwedeng nakabuntot 'yan dun sa suggested ni Alan De Leon, no? O di kaya guys, yung keyword mo, no? Pwede kang mag-rank din dun sa tinatawag na YouTube search. Kung okay yung keyword na ginamit mo. So dalawang traffic source, no? Ang pwedeng pasukan niyan, guys, YouTube search, suggested videos. No? So, reach 'yan, ha. Nandun pa rin tayo sa reach ng ating channel. Now, kung ang video mo ay ginagamit mo pakikipag VLCS. Ano ba yung VLCS? May VLCS 3 minutes, no? May VLCS 3 minutes, may VLCS 5 minutes, no? Kung nakipag VLCS ako kay Commander Churba, sabi ko, Commander Churba, VLCS 5 minutes. Yung video ko na ginamit ay 15 minutes. So kinatay nito yung average view duration ng video mo, kasi parang 30% lang ng video mo yung pinanood ni Commander Churba. So paano ka pa ngayon makakasiguro na paano ka naman nakasiguro na yung 30% ng video mo ay pinanood ni Commander Churba? Hindi mo naman nakita, man, paano kung pinas-forward lang niya 'yan, no? Kasi may senda ng doon sa VLCS, kasi guys, doon sa inyong tatlo, kung hindi niyo alam yung VLCS, kapag nag-VLCS, mayroong screenshot. Isi-send ko kay Miss Juling screenshot na katunayan na pinanood ko yung video. So may marker 'yan sa ilalim, 'di ba? So ngayon, oo. May marker sa ilalim na katunayan. So paano ka makakasiguro, guys, na pinanood talaga ni Commander Churba? Kinatay mo ngayon yung audience retention ng video mo. So isa pang patunay, guys, na ang VLCS, yung sub to sub na 'yan, guys, ay pinapatay nito yung performance, yung kabuuang performance ng ating channel, dahil maaring yung mga videos na ginagamit mo ay sa yung iba ginagawa na lang nila intro para makalusot, para full, ano tawag doon? Para fully watch daw, intro na lang yung kanilang ginagamit. Ay paano kung yung iba, guys, hindi naman intro yung hindi nila alam yon, no? Hindi nila alam na yung watch time pala ay napaka-importante sa ranking, no? So paano mo pa mapapalaki yung channel mo kung hindi ka lumalabas diyan sa ganyang ecosystem, no? Hindi ka lumalabas diyan sa ganyang environment na nandun pa rin yung watch to watch, BLCS, toxic, no? Ang mangyayari dun sa channel mo, parang pinatay mo yung pangarap mo na maging isang sikat na content creator, kasi nagulo na yung ano mo, eh, yung algorithm mo. So ayun, guys, napaka-importante ng metadata sa click-through rate, no? Yung impressions natin dapat ay nako-convert from impressions to impressions click-through rate. How many conversion yan, guys, ha? So dito nyo makikita ngayon yung conversion, no? So for the past 28 days, halimbawa, meron akong 103,000 impressions. Nakakahiya, ang baba ng impressions ko, eh. So, meron akong 103,000 impressions, guys. So, ang nag-click nung 103,000 ay 5.3%. So, ano yung 5.3% ng 103,000? So, ilan yon? So, guys, mahina tayo sa math. So, yung 5.3%, guys, ay equivalent ng 5,500 views. Equivalent ng 5,500 views. Ngayon, kung yung inyong thumbnail hindi nyo inaayos, yung inyong title, metadata, keywords, no, hindi nyo inaayos, hindi yan maku-convert into views. At ang pinaka-importante, guys, content is king. No? Content is king. Hindi ka magkakaroon ng views from impressions na malaki, no, kung yung content mo ay hindi valuable, no? Walang value yung content mo doon sa mga nanood. Kumbaga, yung content mo ay clickbaity, no? So, for the past 28 days, guys, ay meron akong 8,200 views na nakuha sa channel ko for the past 28 days. 5,500 doon
galing sa YouTube recommendation. Ganun magtrabaho sa YouTube recommendation, guys. No? Ah, sana nag-make sense sa inyo, guys. Kung paano tayo tinutulungan ni YouTube. No? Sana dito rin kayo tumitingin muna sa bago tayo bago natin mag-focus tayo dun sa views, sa subscribers, sa revenue, tsaka sa watch hour, guys. Dito muna tayo mag-focus. Dito muna makakatulong kasi ito to strategize, no? Yung channel natin. And tinuturo naman natin yung mga tips, no? Guys, no? Yung 3,000, ano to, yung 5,500, yung 2,000 o 1,800 na views ko ay galing sa external na yon, no? External traffic source. So, ang external, guys, ay hindi naman galing ito dun sa Facebook, sa Messenger, ano, dun sa pag-in-embed natin yung video dun sa website. So, dun nang gagaling yung the rest, no? Kasi kapag nag-share ka ng video sa Facebook at doon nag-click ng link, no? Hindi siya counted as impression, guys. Doon sa mga nagtatanong, hindi counted as impressions. Hindi counted pala ang click through rate, no? Doon sa mga nagtatanong. Ang kina-count lang sa click through rate, guys, ay doon sa within YouTube. Kapag nag-click ka ng thumbnail within doon sa YouTube website, no? Doon sa platform mismo. So, ang tanong ko sa inyo, guys, ilang views ang naiambag nung YouTube recommendation system doon sa channel mo for the last 28 days? Sa akin, 73.5 lang. 73,500. Ang laki. Ang laki. Ang laki ng channel. 100. Ano sa'yo? 100. Ano ba yung sa'yo? 100 something? 100. At hindi, sir. Yung views mo. Yung nandito sa graph. Impressions kasi ito. Impressions mo ay 73,000. Ano? Yeah. Impressions mo 70. Ilan ang na-convert dun into views? Dito sa graph na triangle yan. Yeah. Views, 4.7. Oh, laki. Ilan yung total views mo sa ano, sir? Sa for the past 28 days? 9.4. Oh, kalahati lang. 9.4, no? Karamihan galing sa external, no? Oo. Hindi, malaki sa YouTube search. Malaki yung YouTube search, pero... Hindi kasi ako nag-upload for 2 weeks. Hindi ka nag-upload for 2 weeks, no? So... So to strategize yung ating channel, ano, to address yung conversion ng click-through rate to views, no? Ito yung click-through rate, dapat na i-convert natin to sa views. Guys, ang number one factor pa rin is yung quality ng content, watch time, no? Baliwala yung mataas na impressions click-through rate kung hindi naman nag-i-stay yung viewers dun sa video natin, no? Aliwala yun lahat, guys. Ngayon, ang challenge sa atin is yung impressions click-through rate, paano natin maiku-convert into views. Kasi dapat ito, guys, yung malaking percentage na pinanggalingan ng views natin. Bakit ko sinabi to? Kasi kung anong tawag dito? Kung yung views mo ay nanggagaling from external, which is wala namang masama, no? Na kapag galing sa external ang views. Kasi dagdag effort yan, ano? Pero since nandun tayo sa platform na YouTube na tinatawag, dapat ang nagtatrabaho dun sa videos natin para i-optimize yung ating content ay yung recommendation system, no? Ngayon, malalaman naman natin yan kung tinatrabaho niya talaga sa pamamagitan ng kung mataas yung impressions, no? So pag mataas yung impressions, ang problema pag mababa yung views. Ang problema naman nito, bumabalik na naman sa atin. Ibig sabihin, hindi catchy or hindi interesting yung video mo. Maaring may problema ka sa audience retention doon sa first 15
seconds pa lang ng video mo ay nag-out na agad yung viewer. So doon ka magkakaroon ng problema, no? So kasi yung content mo ang may problema, no? So yung pagtaas ng impressions click through rate ay may danger, no? May danger. Kasi huwag tayong maging kampante o maging masaya na kapag nakakita tayo ng mataas na impressions click through rate. Ang susunod nating titingnan palagi ay yung impressions click through rate ba natin ay na-convert into views, no? Kapag hindi yan na-convert into views, ang problema natin yan, mga sirs and then sa mga viewers, is yung content natin. No? So, saan tayo papasok nito ngayon, guys? So, pupunta tayo dun sa analytics natin and then i-compare natin yung performance ng mga videos natin, no? Compare natin yung performance ng mga videos natin. So, kasi baka yung videos na ginagawa mo na paulit-ulit ay hindi yun yung mga videos na pinapanood ng viewers mo. Mm-hmm. No? So, punta ka dun sa overview and then click mo advance more. No? Advance more. Yan. Advance more and then click mo dito yung compare to. No? Compare to tapos first 24 hours video performance. Ayan, pag nandito ka na, pwede mong palitan dito yung time range, no? Mayroong time range dito, yung published date. So, pwede mong gawin na kung kailan mo gusto tingnan. Kung gusto mong tingnan last year, May 29 last year, tapos May 29, 2021. So, makikita mo dito, sir, yung mga videos mo na nagpe-perform, no? Pag nakita mo yung violet, itong purple, ito yung performer mo na video. So, sabi nga ni, kasi di ba, ang nagda-drive ng views sa channel natin ay suggested videos. Isa yung suggested videos and home, no? Ang nagda-drive. Pag nakita mo ito, anong topic meron ako dito? Travel, no? So mataas yung performance. For the last, ano lang to guys, 28 days. Travel. So sabi ni, siya nga pala, sabi ni YouTube, no? Dapat, ang i-check natin palagi is yung 3 months performance ng video natin. So sige, let's say for example, check ka dito ng 3 months. So may makikita ka dito ng purple, no? Ito yung mga videos mo na pinapanood. Kaya kung mapapansin niyo, may mga video ako na inuulit-ulit ko yung aking topic about invalid traffic. Meron akong invalid traffic sa live streaming ko, may invalid traffic din ako na topic sa aking mga upload kasi yun yung pinapanood ng viewers. Yun yung nagpe-perform kong video. So sabi ni YouTube, para makakuha tayo ng views galing sa suggested, at sabi niya, ang suggested dapat ay isa sa mga contributor ng views natin, gawa tayo ng mga videos na may series or gumawa tayo ng mga videos na topically related, no? So, kagaya nito, invalid traffic na naman, no? Nakita nyo, invalid traffic na naman. So, yung mga viewers ko, napupunta sa channel ko because of invalid traffic. Invalid traffic. So, gumawa na naman ako ng isang invalid traffic and nag-perform na naman siya. Diba? So, tingnan ninyo kasi baka yung dinidictate sa inyo ng inyong analytics ay hindi nyo nasusunod. Kaya, ito yung importance ng alam natin yung ating analytics. Kasi, dun sa performance ng video natin, guys, malalaman na natin kung alin yung dapat nating i-upload next. So, wag ka na mag-upload ng mga videos na nasa kulay teal. Hindi, nasa kulay gray pala. So, ito yung mga non-performing video mo. So, wag mo nang masyadong ulitin ito. No? Kung hindi din lang trending, no? Wag mo nang ulitin. So, ngayon, parang ano yan, parang networking yan guys eh. Kapag gumawa ka ng video about invalid traffic, tapos nakilala ka ng viewers mo sa invalid traffic, gawa ka uli ng invalid traffic. Tingnan nyo guys, effective no? Gumawa ko ng invalid traffic, may pangalawang video na naman ako na pinanood na naman ng viewers sa invalid traffic. Bakit? No? Kasi yun yung sinasuggest, sinusunod ko lang yung analytics ko. Kapag nilalabanan natin to, wala.
hindi natin mai-strategize nang maayos yung ating channel. So ito ang pinapaalam natin dito is yung basic, no? Yung basic, hindi natin kailangang yung interpretation na malalim, kasi may mas malalim na interpretation yung mga digital consultant, mas malalim sila mag-interpret nitong analytics, guys. Ang tinitingnan natin dito is yung very basic. Alin ba sa mga videos mo ang tinatangkilik? So, paano may strategize ngayon? Bala ko pa nga po uling gumawa ng isang video pa about invalid traffic. No, ang iniisip ko naman ngayon, interviewin yung mga content creator na nagkaroon ng invalid traffic. Ano yung kanila naging experience? So, sa keyword uli na invalid traffic. No? And then, alin pa sa videos ko? So, dapat mag-upload din daw ako ng videos ko about copyright strike. No? So, nakapag-upload na uli ako ng isang strike, yung community guideline strike. So, sinunod ko kasi siya. No? So, ngayon, hindi kayo ang masusunod. Ang masusunod is yung viewers. Kaya lang, ang problema nito, Sir Allen, halimbawa, ang pinapanood na video sa'yo ay more on mukbang. Pero hindi mo naman ini-enjoy ang pagmumukbang. Yun ang problema. Mapilitan ka magmukbang kasi yun ang gusto ng mga... Oo, tapos may hypertension ka pala. Sila kamukbang mo. Nauna ka pa sa YouTube channel mong mamatay. Kesa sumikat ka, di ba? So, yeah. Doon po mapasok yung problema, guys. No? So, thank you natin. At napaka, napaka daming information. Ang ganda ng mga share mo ngayong araw na to. Ang parang takeaway ko ngayon, YouTube analytics is your friend. Parang gamitin mo to to get more yung parang umangat yung ranking mo sa YouTube. So kailangan, mahalaga talaga na alamin natin, matutunan kung paano gamitin si analytics para makatulong sa channel natin. So yun, kaya tama-tama yung itong live streaming natin, kaya tama-tama yung niche ng channel mo kasi maraming matutulungan yung mga topic mo, especially pagdating sa analytics. Yun. Yes. Tama ka dun, sir. Yung analytics, kumbaga sa warfare, ito yung hindi naman shield eh, parang ito yung ating war room. Mhm. Sa war room doon tayo nag-strategize. Ito yung war room natin ko sa warfare. Pag wala tayong war room, hindi natin alam kung saan lulusubin yung kalaban. So matatalo tayo. So ito yung war room natin. So yung content ang ating spear, no? Mm-hmm. Ang shield natin dito. Ano pa ba? Napunta na tayo dyan. So pag ang kinakatakot ko dito, sir. Paano kung minamanipulate mo yung analytics mo? Yeah. Paano kung ang views na malaking percentage ng views mo ay galing dun sa... May mga live streamer kasi, sir, na nagpipremyo ng mga views. Ayan. So, paano kung nagagaling dun kung anong piplay nun ay ninja, halimbawa, account? So, paano na mangyayari dun sa analytics mo? So, siyempre, kung piniplay nung ninja, 24 hours yung video mo, so, ang mangyayari mo yun, lalabas siya dito sa violet, no? Sa purple. Sabi ni Jello, sundin ko daw yung lumabas sa violet. Doon sa purple, yun daw uli yung gawin ko. Maling-mali. Mm-hmm. Ang first, gawin muna natin, itigil muna natin yung manipulation. And then saka tayo mag-focus sa analytics. Kagaya ni Grace and Stone, tinigil niya yung pagsali sa premiere to premiere. Ngayon, mas friend na sila nung kanyang analytics. Si Grace and Stone. Palakpakan natin si Grace and Stone, guys. Yan. Yes. So guys, Jello, pwedeng paki-flash uli dun sa nag-rank yung aking video para magbigyan ko lang sila ng tips kung paano ko siya naparank. Sige. Baka isipin mo ba, chinambahan mo ba yan? O intentional ba yan? Ano bang ginawa mo dyan? Sige. Yung views mo, 25,000 lang. Edit ka nag-rank number 1. Ganito po ang ginawa ko dyan para at least makakuha po kayo ng tips.
Nung first day po na nilabas yung notice tungkol sa tax info, nabasa ko na. So naisip ko, pag ganito, trending ito kasi tatamaan lahat ng YouTuber. Pero hinintay ko muna yung first day na maglabas yung mga unang mabibilis mag-upload. Usually kasi yung mga, well, wag naman magalit. Minsan kasi ang ibang YouTuber, gusto nila kaagad mag-upload ng video para mauna sila without really looking into dun sa detalye ng ituturo nila. So yung first day, marami na rin yung nag-upload. So pinanood ko po lahat yon kasi I wanted to know kung ano yung mga strength and weaknesses ng video nila kasi gagawa din ako eh. So pinanood ko siya. Meron doon may mga tinuro na mali. So nung nakita kong mali, mali ito. So yun ang ilalagay ko sa aking sariling version, yung tama. So napanood ko na lahat. Ang next na ginawa ko is hinanap ko kung sino may mataas na views kasi didikitan ko yung kanyang mga keywords. Guys, ako hindi ako dumidikit. Ang definition ko ng dikit, hindi sub to sub. Ha? Ang definition ko ng dikit is keywords. Dumidikit ako sa keywords. So kung sino po yung pinakamataas, tiningnan ko yung first three videos na nag-rank. Tiningnan ko yung mga keywords, then kinuha ko yung mga keywords nila para ilagay sa keywords ng video ko. Then number two na ginawa ko, tiningnan ko yung thumbnail nila. So kung mapapansin nyo sa mga thumbnail, nilagay nila puro YouTube, AdSense tax, tax info. Hindi po yun nilagay ko. Nilagay ko, makikita nyo ang laki. How to reduce 30% tax. Parang bulaga. Uy, marireduce ang 30% ng tax? Paano yun? So, yun po yung nilagay ko sa thumbnail. Pero bumawi na lang ako sa keywords. Kaya mapapansin ko, yung keywords ko pa rin, YouTube Tax Update 2021. Tapos, kung mapapansin nyo, nagpa-pop out kasi yung text ko eh sa thumbnail. So, yeah, kaya siguro isa yun sa nakatulong. Then, kung mapapansin nyo po rin, yung second and third is medyo mahaba video nila kesa sa video ko. Yung video ko nasa 7 minutes plus lang. Yung second nasa 8. Si Rod TV yata nasa mas mataas pa. So, iniklian ko lang siya, kinonsize ko siya para pag tiningnan, ito, ano lang to, konti lang, di masyado matagal, panoorin natin to. So, kinonsize ko siya. So, very direct po yung ginawa kong video na yan. Yung aking intro dyan is napakabilis lang siguro, mga 2 seconds lang ang intro ko. So, kinonsize ko siya, tinama ko lahat, nilagyan ko ng mga graphics, then yun po yung nangyari dyan. So talagang intentional na ni-research, pinaganda, tiningnan. Then on the second day, doon na po ako naglabas ng aking video. Yung first day hindi ako naglabas kasi gusto ko muna tingnan kung sino yung mga nag-upload. Tiningnan ko kung ng strength and weaknesses nila, tiningnan ko ang keywords, and after which yan, nilabas ko na siya. So I hope makakuha po kayo ng tips doon. Usually po kasi pag may trending, lalo na tungkol sa YouTube, actually ngayon nahuli po ako yung bagong notice ni YouTube ngayon, hindi na po ako nakagawa ng video dahil lately ko lang nakita, so parang it's too late, kaya hindi ko na masyado, hindi na ako naglabas ng video. Marami na eh. Nalaman ko siguro mga 3 days nang nakakaraan, so sobrang dami na, so kaya hinayaan ko na lang. So siguro next, kailangan medyo ano yan eh, kailangan parang ready ka eh pag may lumabas na trending. Nung nag-start rin po ako sa YouTube, sobrang lit po ng subscribers ko. Nag-start po ako sa mga trending. Kaya po ako na-monetize, may dalawa akong video na nag-trending. Number one, yung namatay si Kobe Bryant. Nung namatay po kasi si Kobe Bryant, umagang-umaga yun, ginising po ako ng asawa ko. Nalaman ko, gumawa na ako agad ng video. Then yung pangalawa, yung si Marcelito Pumoy, yung nanalo siya, yung lumaban siya sa America's Got Talent ba yun? So, nung nakita ko yun, kaagad ako gumawa ng video. So, pa-trending yun eh. So, ang dami ko na kong subscribers. Doon po ako na-monetize dahil sa dalawang video na yun. Pero after na ako na-monetize, hindi ko na po ginawa yun. Kasi ayoko namang yung channel ko maging ganun lang. Hindi ko namang gusto yun eh. Gusto ko yung kung ano yung content ko talaga. So, nag-start po ako sa trending. Pero hindi po ako kumukuha ng ibang video na ano ha, gumagawa po ako ng sarili kong video. Then, nung nakuha ko na po dahil sa trendy, kaya mabilis po na monetize yung channel ko dahil umpisa ako sa trend, dun sa dalawang trending videos na yon.
Pero na-monetize na, iniwasan ko na yun. Sir, puntahan mo yung video na yan na trending. Ang number one traffic Which source one? Niyan. Yung video mo ni Kobe Bryant. Puntahan mo yan. Puntahan mo yung analytics ng video mo about Kobe Bryant. Ang number one traffic source niyan, suggested video. Check mo ngayon. Malamang. Sige, check mo ngayon. Para bago ko sabihin yung buti pinaalala mo sa akin yung trending. Wait lang ha, puntahan ko lang. Medyo matagal na kasi to, last year pa to eh. Number one traffic source suggested. Wait, tinitingnan ko lang. Sige, habang tinitingnan ko, you can discuss guys. Wait. Nasaan ba? Ayun, death of Kobe Bryant. Reach. Lifetime nga. Reach. Since uploaded. Ang sa akin is YouTube search and suggested yung dalawa. Yes, tama, no? YouTube and suggested. So, kasi trending. Yung mga, kung gusto nyong makakuha ng mas malaking views from YouTube search and suggested videos, mag-reaction video kayo. Kasi karamihan na reaction video, ang taas ng suggested videos nila and YouTube search. No? Pero kadalasan po sa mga reaction video ay ano. Kaya lang, tinry ko rin mag-reaction video, sir. Eh, no? Hindi ko ini-enjoy. Parang nag-experiment kasi ako. Kasi kagaya nga ng kwento ko sa inyo, yung channel ko talaga is intended for travel. So dahil sa lockdown, wala akong may upload. Hindi ako pag-travel eh. So nag-experiment ako sa reaction video. Nung pinapanood ko yung sarili ko sa reaction video, parang gusto kong suntukin yung sarili ko. Tapos nag-try ko magmukbang, kaya lang sir, namumutok na yung mukha ko sa tabakot. Sobrang tumaba talaga ako sa mukbang. Sabi ko, mamamatay ako dito, mapapaaga. Mas mauuna pa ako mamatay kaysa sumikat dito. So tinigil ko experimentation. Actually, magaganda yung engagement doon sa mukbang and the reaction video. So, nung lumuwag na yung restriction, bumalik ako sa travel. And then, a month ago, guys, lockdown na naman dito ulit sa Philippines. Hardcore lockdown. So, hindi na naman ako kapag-travel. Kaya, alam nyo, kailan lang talaga ako nag-decide na ma-convince na ituloy na lang sa tutorial itong channel ko na to at mag-create na lang ako ng isang channel na hindi ako napipressure na madaliin na mag-create ako ng isang channel na dedicated talaga for travel. So may isa akong channel na ilo-launch para sa travel. So itong channel na to talaga is dedicated na dun sa ano. Bakit kailangan mong pumili ng iisang niche, no? Kasi para solid yung makukuha mong views and solid yung makukuha mong subscription, hindi sabog-sabog, hindi yung sinubscribe ko si Allen De Leon dahil kay Kobe Bryant. Gusto ko yung reaction niya, nag-subscribe ako. Pero nang nag-upload si Allen De Leon ng video about naman kay Britney Spears, hindi ko pinanood kasi hindi ko naman ano si Britney Spears. So iba-iba yung topic niya, no? So yung kanyang mga subscribers, nare-recommend doon yung video na next in-upload ni Allen De Leon. Ang problema nga lang, hindi yun yung interest ng viewer niya. So dapat ang i-upload niya ay yung about kay Kobe Bryant. At kapag lumabas yung impressions na yun dun sa homepage ni Kobe, ni Allen De Leon, i-click, ang laki ng chance na maklik uli niyan kasi about Kobe Bryant. So anong sinasabi natin? Dun sa mga hindi pa buo yung inyong plano sa channel ninyo, no? Hindi naman masamang mag-experiment, no? Kagaya nung ginawa natin nung una. So, para malaman ninyo guys, dito papasok pa rin yung analytics. So, ngayon, kapag sinabi ng analytics mo na, okay, sa mukbang ka, ito yung mukbang mo, yung top performing videos mo eh. Kaya lang kung hindi mo ini-enjoy yung mukbang, no? Doon tayo magkakaroon ng malaking problema. Kasi kung hindi mo siya ini-enjoy, hindi ka makakapag-produce ng video na may value. Kasi less yung enjoyment mo eh, no? So parang hindi ka rin magtatagal dyan. Kagaya nga nung sinasabi ni Manong Bluetooth na isang araw sa kanyang live streaming na
yung iba nauubusan ng ideas sa na, nang i-upload, no? So kahit sa ang solution doon is magpahinga kung nauubusan ng ideas, hindi masama magpahinga. Pero pagkatapos mo magpahinga, wala ka pa ring maiisip, ano? O kaya tinatamad kang gawin kasi nga hindi mo na-enjoy. So yun ang problema. Ang gawin mo ay pumili ka nung sa experimentation, pili ka nung pangalawa. Kung yung pangalawa ay unboxing at ini-enjoy mo yung unboxing, so create ka ng videos na series about unboxing. So gawin mong consistent yung pag-upload about unboxing, no? And medyo matagal nga lang, guys, yung pag-switch nung performance ng channel mo, kasi ang kinakapa mo na dito ay yung mga viewers ng unboxing na kumbaga hindi sindami nung nanonood sa mukbang. Ang dun, magkakaroon tayo ng problema doon sa time, no? Time kung kailan mo ma-reach yung success. Kasi nga pangalawa lang yung pinili mo, eh, pero ito yung ini-enjoy mo. Pero kung tatrabahuin mo ito, no? Tatrabahuin mo after 3 months puro unboxing na yung ina-upload mo. Syempre doon sa analytics mo, doon sa performance ng video mo, lalabas na ngayon yung performance ng mga unboxing videos, no? So ngayon, iisa-isahin mo yung unboxing video na yon, o alin nagpi-perform doon sa unboxing. Okay, so ito yung una nagpi-perform. So gawa ka uli ng related topic doon. So kasi guys, doon sa ating analytics, meron tayong tinatawag na anong tawag dito? Sa audience, meron tayong tinatawag na returning viewers and new viewers, no? Kapag ang channel mo ay maganda ang performance ng returning viewers, ibig sabihin nito okay yung niche mo, no? Okay yung niche. Kasi kapag mataas ang returning viewers mo, yung mga naka-subscribe sa iyo are really like you, guys. Kasi kung halimbawa sinubscribe ko si Alan De Leon, o di kaya si Sir Reynold, tapos anong tawag dito, pinanood ko uli yung video niya, ibig sabihin gusto ko siya, quality subscriber ako. Paano ito na naman, papasok na naman yung sub to sub, no? Ito na naman sub to sub yung problema, no? So kapag ang inyong steady, no, yung performance ng inyong returning viewers, ibig sabihin nito na-strategize ninyo ng maayos yung inyong video, mga videos na ina-upload ninyo. Ibig sabihin, sinusuportahan kayo na nakasubscribe sa inyo. No? Sinusuportahan. Ito na yung masasabi na fans. Dito ka na makakakuha, guys, ng masasabi mong fans. May sagot yung analytics natin, no? Kung lumalaki ba yung fanbase mo. May sagot yung analytics natin. Kapag dumadami yung returning viewers mo, ibig sabihin nito, gustong-gusto nila ikaw. No? Gustong-gusto ko 'yan. Every time mag-upload 'yan. Pangalawa, guys, para yung returning viewers mo ay ma-maintain mo, no? Yung content calendar. So sino sa inyo yung nagko-content calendar, guys? Ako kasi, ang uploading ko ng video ay every Thursdays and Mondays. 'Yan. So, ina-announce ko yan sa mga videos ko na may upload ako ng Monday at Tuesday. So, yung para yung mga returning viewers ko, updated na sila na kung hindi man sila maka-attend ng premiere, ay pumunta dun sila sa videos mo ng Webes, kasi may ini-expect sila na video, na tutorial from you, from dun sa araw ng Webes. So, guys, ang sabi dito, para maging solid yung paglaki ng channel mo, kasi guys, ang sukatan ng success ng channel ay hindi sa dami ng ng subscription, no? Hindi sa dami ng subscribers. Bakit? Kasi kung sobrang dami ng subscribers mo pero kakaunti lang diyan yung napapa-return mo sa video mo, may problema, no? Sinubscribe ka na lang nila because magaling ka gumawa ng isang particular topic, no? Pero yung susunod na topic sa na in-upload mo ay hindi nila gusto. O di kaya sinubscribe ka nila dahil doon sa topic mo lang, hindi dahil
sinubscribe ka nila dahil gusto ka nila bilang isang vlogger, bilang ikaw mismo. So napaka-importante nun. So marami yung napoprostrate, no? Yung iba nag-e-end up to frustration, no? Parang wala kasi akong makuhang fanbase, eh. Hindi ako makapag-build ng community, no? Guys, sabi nga, celebrate your success. Kung sa buwan ng May, nakakuha ka halimbawa ng 732 returning viewers, no? So, for the month of June, nakakuha ka naman ng 733. Walang masama doon kasi nagkakaroon ka ng returning viewers, no? So, meron din tayong tinatawag na new viewers. So, itong mga new viewers, guys, ito yung kailangan mo rin magpakitang gilas doon sa content mo. Kasi dapat yung palagi first impressions last, eh. Kailangan palagi mong ipakita doon sa una pa lang, unang pasada pa lang ng video mo, okay ka na, eh, no? So, sa bawat, dapat isipin nating lahat na sa bawat content natin ay isipin niyo na ito na yung last performance natin palagi. No? Para yung ang challenge sa atin ngayon ay new viewers ay ma-convert natin to returning viewers, no? Magandang indication, guys, na mataas yung ating new viewers. Kasi ibig sabihin nito, lumalawak yung reach ng ating channel, no? Kaya lang hindi sustainable. Hindi natin masusustain yung malawak na reach na yon. Pwedeng next month babagsak na yung performance ng channel natin kasi doon lang sa ito yung nangyayari din sa mga nag-upload ng trending, no? Ang taas ng impressions last month, tapos bagsak na doon sa second month. Kasi ang dumami lang sa kanila ay yung returning viewers. So mag-celebrate ka kasi nadagdagan yung returning viewers mo, tumaas yung reach ng channel mo. Kaya lang half nito ay meron kang dapat ipag-alala pa rin kasi next month mapabalik ko kaya yung 10,000 new viewers na yon para ma-convert ko na returning viewers sa channel ko, no? So lahat may sagot yung ating analytics, guys. So ngayon, kung galing ka sa sub for sub, no, asahan mo na magulo yung ano mo dito, yung data mo dito. May pagkakataon pa, guys, no, para ayusin natin. And masasabi ko sa channel ko na normal kasi yung fluctuation, eh. Sa ano naman kasi sa data, normal ang fluctuation, no? Pero natutuwa ako kasi nagiging steady yung aking returning viewers. Unlike dun, sir, nung halo yung content ko, nung may travel ako, may mukbang ako, may reaction videos ako, hindi ko ma-interpret maayos ito kasi nga, returning new viewers ang malaking pumapasok sa channel natin. New viewers lang. So, balik tayo dun sa niche, no? Napaka-importante na meron tayong specific na niche dun sa ating channel. Para malaman natin dyan, guys, sundin natin yung dinidikta ng ating analytics. Para meron tayong malinaw na basihan at makapag-strategize tayo ng maayos, tigilan natin yung manipulation sa channel natin. Yes. Thank you, Sir GELO Amisola. Thank you very much sa pag-share. Guys, again, inuulit ko, if you have any questions dyan, lagyan nyo sa chat, babasahin ko. Then, ilagay ko na rin po yung link sa chat kanina pa po. So, we still have, it's already 10:08. Then, hanggang 10:30 lang naman tayo. So, we still have enough time if you would like to ask question kay GELO Amisola. And if you would like to somehow gusto nyong sumama sa amin dito, okay lang rin naman. Then, let me know. So, sige lang po. Okay. Ang ganda ng mga shinare ni GELO sa atin. Guys, ano mga takeaway? I think nagsabi na si Coach Reynold ng kanyang takeaway. Coach Eric, any takeaway sa mga na share ni GELO Amisola sa atin? Go ahead, Coach Eric. Yes, ang ganda. Actually, habang nagsishare si Coach, si Sir GELO, nasanay akong coach, eh, no? Kasi parang coach mo kami. Ay, ano wala si Sir GELO? Ay, ano ba siya? Ay, nawala si ano? Hello? Nawala. Sir GELO. But anyways, baka may napindot lang. Siguro baka napindot.
Habang nagsishare si ano si Sir Jello kanina, tinitignan ko rin yung analytics ko. Kung mapapansin niya yung panel kanina, yung pinakita niya. Alam mo naman, Coach Alan, nasanay tayo sa panel. Very important talaga yung... Ayun, yun. Nandito na. Nawala. Ayun, nandito. Okay, okay. Go ahead, Coach Eric. Yung sa question mo kay kay Sir Jello. Habang pinapanood ko, habang nakikinig ako, sinusundan ko, pinupuntahan ko yung mga yung analytics mismo. Kasi mas naiintindihan mo siya habang sinasabi niya. And then, yes, oo. And at the same time, nakikita ko yung performance. And somehow, well, nakita ko okay naman so far. Pero ang kagandahan kasi, talagang makikita mo yung, magkakaroon ka ng benchmark basically sa sarili mo rin. And minsan chinecheck ko kasi, like, performance nung May, performance nung March, diba? Performance nung April. Iba-iba yung ano eh, iba-iba yung kanyang ano tawag dito? Ano ba 'yun? Yung views at saka yung impressions. So doon mo marirealize kung ano yung i-adjust mo for the ano yung like for instance for the month of May, for the month of March, I believe nakita ko is mataas yung ano ko, yung CTR parang nasa 5.6. That was March, pero pagdating ng April, medyo bumaba, naging 4.6. Pagdating, di pa naman tong tapos tong May, pero tong May pa lang, 4.1. So, pababa. So, at least na marirealize mo, ano ba yung ginawa ko nung March? Bakit nag-perform siya ng 5.6 na CTR and ang taas ng watch time? Kasi makikita mo yung sa panel, di ba yung kanina? Panel yes, yan eh, kaya siya panel. Kasi ang ano yan, ang pinaka-bottom line yan, yung pinaka-baba eh, yung watch time eh. Sabi ko ano yung so habang ina-observe ko, nag-explain si ano, tinitingnan ko ano ba yung perform ano ba yung nagawa ko na maganda nung March kung bakit siya ganun kataas. Kasi even yung ano tawag dito, yung recommendations ni YouTube nasa 60%, so parang nire-recommend ni YouTube yung nasa 60% as compared nung pagdating ng ano April, bumaba nasa ano na nasa 46%, so ang layo ng drop. So, doon ko alam ko na yan, basically, kung ano yung reason. Number one, ako nag-upload recently, alam ni Coach Allen yan. Pero nakita ko kung ano yung kailangan ko improve. Balik ngayon ako sa March. Ano ba yung, ano na yun? Ano ba yung tawag dito, in-upload ko na video na nag-perform. So, doon ako nakakapag-concentrate. So, basically, tama si, ano eh, si Jello eh. You'll never know unless makita mo yung ano eh, yung analytics mo eh. No, hindi mo makikita yon hangga't hindi mo malalaman kung ano yung gagawin mo next move na gagawin mo, improve mo next move unless makita mo yung analytics mo. Sabi nga nila eh, you cannot manage what you cannot measure. Anything that you cannot measure, hindi mo mamamanage, di ba? So it all starts with data. So napakalaki, napakaganda nung ano nung na-share mo ngayon, and I believe actually, napag-usapan namin to ni Coach Allen dati. Ang dami ko pang kailangan tignan doon sa analytics. In fact, kung mapapansin nyo, guys, nasa reach pa lang yung pinag-uusapan natin na topic ni Jello. Nasa reach, pero apat yan eh, di ba? Jello, meron pang engagement. Checkin mo pa yung mga dips. Nakalalim nitong analytics na to. Itong reach lang na pinag-usapan natin ngayon, ano na, malaking bagay na para ma-improve yung channel natin at iwasan na yung mga tinatawag na VLS watch na yan. Saka yung mga sub-to-sub. Doon pa lang sa itinuro ni ano. What more kung mag-deep down pa tayo doon sa ibang, what they call this, yung mga ibang analytics na pag-aaralan natin. Kasi doon malalaman mo na kung bakit umaalis yung mga tao, di ba? Mga bakit hindi pinapanood yung videos mo. Ano na yun, medyo siguro maniningil na si Jello nun pag gagalit. Palaging free yan. Ito nga yung sa amin eh. Nagtuturo tayo ng free. Nagtuturo tayo ng free, pero tinutuwaran pa tayo, di ba? Kasi tinatamaan yung mga gumagawa ng mali, di ba? Correct, tinatamaan. Pero ano eh, ang laking bagay nito. Kasi ako, totoo yan eh. Pag kahit si Coach Allen siguro, galing yan sa corporate world. Tayo mga nasa galing sa corporate world, hindi ka makagalaw kung hindi ka talaga tumitingin sa analytics mo. And akala mo, nagpe-perform ka na ng maganda,
Pero iba yung sinasabi ng analytics mo. Akala mo, ang galing mo na sumayaw. Pero yung sinasabi ng analytics mo, ang pangit ng sayaw mo. Pero for you, ang galing-galing mo na, ang galing-galing mo na sarili mo. But yeah, ang galing. Kung mapapasin nyo, nasa reach pa lang tayo. Wala pa tayo sa engagement. Wala pa yung audience na pinag-uusapan. But I believe, siguro, darating yung time na papasok tayo doon. Kaya, ang laking bagay nung ano eh, yung panel na sinasabi, doon mo rin malalaman kung ano talaga eh. Kasi, ang, tama si Jello eh, ang pinaka-bottom line din is yung watch time. Nabanggit niya kanina, mababa yung subscribers, di ba? Pero, yung watch time, yung average view duration, nagbababad yung mga tao. So, talagang, yun yung tinatawag na what they call this, doon nagbe-base talaga si YouTube. Yung tao ba na pumasok sa videos mo, eh 2 seconds lang nawala na. Diba? Walang kwenta yon. Pero yung tao na nanood sa videos mo hanggang end screen talagang sinagad-sagad at nag-aabang pa ng kasunod, yun yung very, very important. And I believe, I hope, no? Marami tayong natutunan, kahit ako. Kaya ako tahimik kanina kasi talagang, tinitignan ko itong analytics ko habang nag-explain si Jello. And siguro, ang suggestion ko sa mga manonood ng live, ng replay nito, na while watching itong explanation ni Sir Jello, habang pinapanood nyo, puntahan nyo rin yung analytics nyo. Tignan nyo, para at least, nakikita nyo kasi iba pa rin talaga eh yung nakikinig ka lang na wala kang nakikita kaysa nakikinig ka na nakikita mo, sinusundan mo, gina-guide mo. Doon mo marirealize, ay oo nga no, yung YouTube search ko parang ang baba. So ang taas ng tawag dito, yung traffic ko coming from other source. So ibig sabihin puro YouTube lang yon. So kailangan baguhin ko na yung strategy ko. Yung mga ganon. So yan, very impressive. Thank you, Sir Jello. And siguro naririnig yung lakas ng ulan dito. maraming salamat. Thank you, Sir Eric. Sir Reynold, I think you wanted to promote something. Go ahead. Ayun. Pwedeng, yun. Tomorrow, kung yung mga available bukas, no? Coach Allen, Coach Eric, Sir Jello, bukas kung available kayo, yan. Meron ako na-invite ngayon, si Pinoy Influencer. Makakasama natin bukas sa live stream. Dito naman sa channel ko, no? So, kung di pa kayo naka... bukas na lang. Kita-kita tayo sa channel ko. Na-invite ko si Sir Pinoy Influencer. Yan, nabanggit ni Sir Jello kanina na mahalaga na meron tayong niche. Kung ano yung niche natin. So, si Pinoy Influencer, ang niche niya na nag-click sa kanya is yung how to make money online, especially dito sa channel natin, no? Sa mga YouTube natin. So, nag-click sa kanya yon, yun yung target. Marami siyang naging subscriber, marami siyang naging target audience. Ngayon, nasa 407,000 na siya. So, tomorrow, makakasama natin siya para malaman natin kung ano yung mga ginawa niya nung umpisa, ano ba yung mga struggle niya, ano ba yung ginagawa niya, patuloy niyang ginagawa, bakit naging successful at naging ganito kalaki yung ano niya, yung channel niya, which is napakaganda ng topic niya kasi bukod sa magki-create ka ng video, yung topic na ginagawa niya is yung very passionate siya na gawin. Yun. So parang sa tingin ko, yun yung parang ano rito. Nabanggit ni Sir Jello to kanina, no? Yung katulad ng pagmumukbang, gusto mong magmukbang, pero hindi mo naman talaga gustong gawin yun. Napipilitan ka lang. Parang hindi magkiklik, no? So itong kay Sir Pinoy Influencer, parang tamang-tama kasi nakikita ko sa mga video niya, very passionate siya sa mga topic niya, sa mga ginagawa niya, at marami siyang mga isinishare kasi nga, naging ano niya na, naging expertise niya na yung topic na to. Kaya bukas, kung available kayo, yan, makakasama natin bukas si Pinoy Influencer. Meron na siyang, sa ngayon, meron na siyang 407,000 subscribers. So, yan. Sana makasama namin kayo bukas.
Yan, Coach Allen, Coach Eric, yan. Invite natin si Anon Bohas. Kanina lang nag-oo eh. Matagal ko na ini-invite. Kanina lang nagsabi na, okay sir. Kaya bukas yan. Sana available kayo bukas. Yung mga nandito ngayon, kita-kita tayo bukas. Doon naman sa Anong channel. Anong oras yun, TV. Coach Reynold? 6 p.m. Ah, 6 a.m. dito, 9 p.m. sa Pinas. Ah, 9 p.m. Ah, 9 p.m. sa... Kanina parang nag-start tayo, 8 p.m. dyan sa Pinas na. Yeah. Right. Pero ito naman, pumayag siya ng 9 p.m. sa Pinas. Yan. Right. Ayun. So guys, yung pin-remote ni Coach Reynold, kasama po natin si Pinoy Influencer sa YouTube channel po yon, live streaming ni Coach Reynold tomorrow yan, which is, tama Coach Reynold, 6 p.m.? Hindi. Pinas time? Ay, sorry. 6 a.m. dito sa amin. Sorry. 9 p.m. sa Pilipinas. Okay, so tomorrow po, 9 p.m., dito po kayo pumunta sa YouTube channel ni Coach Reynold. Guest niya si Pinoy Influencer. So take note niyo lang po, Reynold Bascos TV. Yan po ang YouTube channel. Kita-kita po tayo bukas. Meron po tayong guest si Pinoy Influencer. Siyempre, i-flex ko rin ang aking kaibigan na si Coach Eric Melchor. Yes, Coach. At naman tayo sa kay Coach Eric. Wait lang guys, ha? Wait lang. Ako'y nangangapa. Okay, so dito naman tayo kay Coach Eric. Flex ko lang yung kay Coach Eric na YouTube channel. Okay, yan. So guys, kung gusto niyo naman po ng mga video content about Facebook ad, YouTube, growth, Lazada, Shopee, ayan si Coach Eric. Yan po yung kanyang channel at yan din po yung kanyang link. Go ahead, Coach Eric, if you would like to invite them sa yung YouTube channel. Yan, kung interesado kayo, pwede kayong pumasok. Huwag kayong mag-subscribe kung ayaw nyo. Okay lang sa akin. pero mga upcoming videos ko, more on Lazada. Actually, medyo busy ako lately kasi 6-6 ngayon eh. Lazada 6-6, medyo piniprepare ko yung aking store. At may mga orders din na dumarating. Kaya... antayin-tayin nyo rin. May mga upcoming videos ako nagagawin, mga updates about Lazada and Shopee as well. And of course, pa sundot-sundot ang mga videos about YouTube, kung paano nyo rin kayo makapag-grow based on my experience. Kasi ayoko gumawa ng mga videos na napanood ko lang, nagawa-gawa ko lang. Kaya mas maganda gawa kayo ng mga videos based on your experience. Kaya one time, parang na copyright claim ata ako. So, pinaprepare ko na yung video na yun kung bakit ako na nabigyan ng claim and at the same time, paano ko siya na-resolve. So, yung mga ganong klaseng video ginagawa ko. Yan. Thank you very much, Coach Allen. Okay, thank you, Coach Eric. So, guys, make sure to visit yung YouTube channel ni Coach Eric. If you see what you like, then consider subscribing sa YouTube channel niya. And of course, syempre, wait, ayusin ko lang itong ating screen na, wait. Okay, ayusin ko lang. Siyempre, kinakailangan i-visit nyo rin yung ating resource person kung gusto yung matuto about analytics. Katulad kaming tatlo, nakasubscribe kami kay GELO AMISOLA. So ito, share natin yung screen para sa YouTube channel ni GELO AMISOLA. Ayan. So guys, napakadami po ng mga video content ni GELO AMISOLA at sigurado ako makakatulong sa inyo, lalong-lalo na sa YouTube Analytics para huwag kayong maligaw ng landas. So, eto po yung kanyang link. Yan. GELO, kindly invite them sa yung YouTube channel. Go ahead, please. Ed, guys, kung gusto nyo lang no, na mas magkaroon pa tayo ng mas maraming pagkakataon to discuss yung analytics kasi this is imperative. Sobrang importante nito sa tayo kasi nandun tayo sa category na small YouTubers na tinatawag. Hindi sa small YouTuber dahil small timer, no? Big timer nga tayong maituturing. Bakit? Kasi tayo yung nagsushoot ng video natin, tayo yung nag-edit ng video natin, tayo yung nag-interpret ng ating analytics. Yung mga malaking content creator, may mga
the digital consultant yan. Tayo walang digital consultant. So, ano ibig sabihin nito? Tayo lahat yung dapat matuto nito sa sarili natin mismo, no? Kaya napaka-importante yung pag-aralan natin itong ating analytics kasi tayo rin ang gagawa nito. At ito yung hindi nila tayo pwedeng sabihin small YouTubers, no? Dahil big timer yung ating kakayahan, no? Kaya nating maggawa ng script for our own video, kaya nating mag-interpret doon sa ating channel. Kasi may nakikita ako na mga content creator na malalaki talaga, they are so naive pagdating doon sa analytics. Yun ang ating advantage, no, sa kanila. Ang kulang na lang sa atin is fan base. So, for you to be able to have more fans, no, sa ano mo, analytics yung kailangan natin. Kasi nakikita natin doon kung ilan ba yung returning viewers natin. So, nakikita natin yung progress ng ating channel. Okay, thank you very much, GELO AMISOLA. So guys, go ahead, subscribe. Napakadami niyong matututunan sa channel ni GELO AMISOLA. And sa lahat po ng mga viewers namin ngayon, maraming pong salamat. Somehow, naubusan na rin po tayo ng oras dahil sa ating dami ng ating tinakal. Sa totoo lang, sa sobrang dami, hindi talaga kasya yan sa isang LS dahil katulad na nasabi ni Coach Eric, yun lang yung ating diniscuss. Mayroon pa mga ibang aspect about the analytics na kinakailangan tingnan. So baka magkaroon pa tayo ng part 2 nito. Okay lang ba, Sir GELO AMISOLA, if ever magkaroon tayo ng part 2, huwag ka madadala sa amin, ha? I'm so honored na ito lang hinihintay ko eh. Basta may available time ako, sir. Kasi napakaliit ng voice ko, no, sa channel ko. Hindi ganun kalawak yung aking fanbase pa, no. Hindi pa ganun kadami nanonood ng videos ko. And syempre, marami yung hindi interested sa ganitong topic kasi marami yung tinatamaan yung ego eh. Sa yung marami kasi nasanay na yung mga ka-community natin talaga ng mga maling ginagawa para sa pag-grow ng channel. So, pag may pagkakataon talaga at may mga nag-i-invite sa akin, hindi ko talaga pinapawalan 'yan na mag-attend doon sa kanilang invitation. Kasi yung community mo dito, sir, ngayon, ibang-iba doon sa community ni Manong Bluetooth and doon sa community ni Cypro. So, another penetration na naman to. So, kung para sa akin kasi isa ding itong collaboration na maituturing kasi yung community ni Sir Allen ay, anong tawag dito, nailapitan niya ako doon sa community, na i-connect niya ako doon sa kanyang community at isang karangalan para sa akin yun. And then lalo na kung makukonnect ako ni Sir Mel, Sir Eric, and then Sir Reynold doon sa community nila, diba? So, ano ibig sabihin nito, guys? Collaboration. Para mas mapalaki natin yung channel natin na mas mabilis, kailangan natin itong collaboration. Kaya, kapag ini-invite kayo, no, na maging resource person sa isang live streaming, o di kaya pinapakanta kayo sa isang live streaming, ibig sabihin nun, guys, ini-embrace na rin kayo ng community ng mga content creator. At paulit-ulit na sinasabi ni YouTube, kung gusto ninyong lumaki agad yung inyong channel, yung collaboration, napakalaking bagay nun para ma-attract mo yung same community, no, na gusto mong targeted. So, since ang community namin ay halos magkakaparehas, so, para sa akin, isang malaking opportunity at karangalan na kasama niyo ako tonight dito sa live streaming ni sir. Yes, thank you again, Sir GELO AMISOLA. So before we end, guys, maraming salamat sa lahat po na umattend. Isa sa mga ginagawa namin bago magtapos is mag-selfie. Yan, para may pang-post ako mamaya. So tingin na kayo sa camera ngayon. Okay, tingin na kayo straight from the camera. Sir Allen, and then mag-screenshot ako. Okay, smile, one. May nag-super meron ba? Ay, sandali. Wait. Sir Michael G. Wow, si Sir Michael G. Nag-super sticker. Thank you, Sir Michael G. I know busy ka ngayon, pero maraming salamat. Thank you very much, Sir Michael G. Na-appreciate natin yan. It helps the channel, lalo na sa mga ganyang may mga super chat and super stickers. Thank you for your generosity. Okay, so yan. Selfie na tayo. O, smile na sa camera. 1, 2, 3. Smile! Ayun. Okay, guys. So, guys, maraming salamat.
Alam mo, Sir Jello, saka Coach Eric at saka Coach Reynold, isa sa mga gusto kong mangyari someday pag wala ng pandemic, yung magkita-kita tayo personal, have a coffee, kwentuhan, parang ganun. Hindi natin magawa yan ngayon sa pandemic, pero siguro soon. Sir Jello, taga saan ka? Anong location mo? Hindi ko pala natanong kanina. I'm from Las Piñas, sir. Las Piñas. Okay lang, at least malam. Si Manong Glutot, malayo yata. Lucena City ata siya, yeah, no? Magkakabayan ka, Quezon Province. Okay. Mas malayo si Coach Reynold. Ah, ito, may sinabi si Egbert. Sabi ni Egbert Padilla, thank you, Sir Jello Amisola. Sobrang dami ng natutunan namin sa'yo. Yes, guys! Guys, kung ano lang yung natutunan nyo ngayon, konti pa yan. Pumunta kayo sa channel niya. Tingnan nyo yung mga videos niya, yung mga tutorials na yun about YouTube analytics. Everything about YouTube, marami kayong matutunan kay Jello Amisola. So with that, thank you very much, guys. So I will end this broadcast in a few seconds na. So guys, ayan, kaway-kaway na, babay na. Bye-bye, guys. Bye-bye. Thank you. Sir Jello, thank you again. Coach Eric, Reynold. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Okay, bye-bye. Bye, guys. Thank you for watching Alan Online TV. Make sure to like this video. Write a comment. And don't forget to subscribe. See you in our next video episode.